Simulan na po natin ang ating kwento. Agad na uwi ka nitong si Macro kay Tatay Dadoy. Tatay Dadoy, grupo po iyan ng aking kapatid na si Marco. Sasali din pala ang mga ito sa paligsahan. Napatitig sina Papaguryo at Tatay Abito sa mga bagong dating na grupo. Hindi kasi alam ng mga ito na may kapatid pala itong si Macro. At batid nilang kakaibang lakas din ang tangan ng mga ito, tulad ng kakaibang lakas na tangan itong si Macro. Ilang sandali, tulad itong si Macro, tuwang-tuwa din itong si Buhawi nang makita ang kapatid at ang mga dating mga kaibigan ito. Agad na nagkakamustahan ang mga ito. Samantalang sina Tatay Dadoy at Papaguryo, napatitig ang mga ito sa kapatid nitong si Macro. Nararamdaman din ng dalawang mga matatandang albularyo ang kakaibang lakas na tangan ng binata. Batid nila, katulad ni Macro, angat din ang kakayahan nitong si Buhawi sa karamihan. Pagkatapos, agad na pinapapunta niya ang mga ito doon sa likurang kubo. Mayroon kasing malawak na lugar ang nando doon. Doon, gaganapin ang mga pagpupulong ng mga ito. Sunod-sunod na nagsidatingan ang mga kalahok para sa paligsahan na iyon. Nandoroon na din ang grupo nitong si Mauricio at Ado. May mga kalahok din doon na lahat ay membro ay mga bata. Hindi nga halos makapaniwala ang mga ito dahil sa anim na membro ng mga ito ay lahat ay mga bata. Ngunit nakakaramdam naman ng kakaibang lakas si Tatay Dadoy sa mga ito at nang makikilala ang kasama nitong matanda na siyang nagiging gabay ng anim na mga batang kalahok, agad na wika ni Tatay Dadoy. Sa wakas, sumali na din pala ang mga batang ito. Nasasabik ako kung ano ang kayang magagawa ng mga ito sa paligsahan. Sagot naman itong si Papaguryo. Mukhang kakaiba talaga ang paligsahan ngayon, pinsan na Dadoy. Mas malalakas ang mga sumali sa palaro. Marami na akong naririnig sa mga batang ito. At ayon pa kay Mamang Tasi, magugulat tayo sa ipapakitang lakas ng mga batang ito. Ilang sandali pa, may mga dumating pa na mga kalahok galing sa iba't ibang lugar ng isla. May dumating din doon na alam nila ni Tatay Dadoy at Papaguryo na may mga tangan na mga aral galing sa kaliwa. Hindi lamang isa, tatlong mga grupo ang nararamdaman nilang may mga karunungan sa aral sa kadiliman. Isa pa nga sa mga ito ang mas angat at mas malakas ang pwersa kumpara sa karamihan. Kapwa nakasuot ang mga ito ng mga maitim na damit na may mga nakasulat sa kanilang dibdib na espiya sa kadiliman. Sa kanilang likuran, mayroong mga nakaguhit na isang bungo ng diablo. Kaya batid nila ni Tatay Dadoy na hindi mga ordinaryong antingero ang mga ito at hindi basta-basta. Bukod pa sa mga nakasuot ng mga maitim na damit na abot na yata sa lupa dahil sa sobrang haba, mayroon ding isang grupo na katulad ang mga suot ng grupo ng espiya. Ngunit kulay pula lamang ang kanilang kasuotan at may mga nakasulat sa kanilang mga damit. Tagasundo naman ang mga nakasulat habang sa ibaba ng mga titik na iyon nandoon ang nakaguhit na karit ni Kamatayan. Mas lalong nasasabik sina Papaguryo dahil sa kanilang nakita. Ngunit sa kabila naman ito, kinakailangan nila na magdubling ingat at dubling pagbabantay sa paligsahan na iyon. Baka may mga mapapahamak dahil sa dami ng mga kalahok na nakakasiguro silang mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Makalipas ang ilang oras na pagpupulong ng mga ito, agad nang sinamahan na ang mga ito doon sa kanilang nakatukang mga matutuluyan na mga kubo. Magkakalayo ang kanilang mga kubo na pansamantalang matitirhan ng mga ito bago magsimula bukas ang paligsahan na iyon. Marami din ang mga nakabantay sa paligid ng mga kinaroroonan ng mga kubo ng mga ito.
para maiwasan ang magkakaroon ng bakbakan. Marami pa naman ang mga grupo na may mga nagtatangan na mga karunungan galing sa kadiliman. Hindi pa nila lubos na napag-alaman kung ano talaga ang pakay ng mga ito sa kanilang pagsali sa paligsahan. Ang lahat ng mga gwardiya sa paligsahan na iyon ay mga kasamahan nila ni Arturo. Mahigpit din ang kanilang mga alintuntunin at batas sa paligsahan. Sinuman ang susuway agad na papaalisin ang mga ito at hindi na maaring makakasali sa paligsahan. Kaya napaka-importante na sumunod ang lahat doon sa mga alintuntunin. Kinabukasan, muling pinulong na ang lahat ng mga kasali. 12 grupo ang lahat ng mga ito. Agad na nakikiramdaman ang bawat grupo. Wika nitong si Turo kay Macro. Kaibigan ng Macro, mukhang hindi madali ngayon ang ating magiging labanan sa mga ito. Mukhang marami ang malalakas ngayon. Bukod pa sa grupo nila ni Manong Mauricio, nandyan pa ang grupo nila ni Tio Abner, ang grupo ng misyonaryo. Sagot naman itong si Macro. Tama ka, kaibigan at Turo. Ngunit kakaiba din ang aking nararamdaman dyan sa mga batang kasali ngayon. Kung tingnan mo ang kanilang mga pagmumuka, mukhang walang kamuwang-muwang ang mga ito. Hindi mo mabanaag ang kanilang kalakasan at mga kakayahan. Ngunit may mga nararamdaman akong kakaibang lakas galing sa mga ito. At ang 2 grupo na nakasuot ng mga kasuotan na kulay itim at pula, mukhang kakaiba din ang kanilang mga tangan. Kaya kailangan natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kaibigang Turo, isang maling kilos at galaw, hindi lamang matatalo tayo, malalagay pa sa alanganin ang ating kaligtasan. Kakaiba kasi ang paligsahan ngayon. Wala kasing magaganap na bunutan o parisan ng grupo kung sino ang kanilang mga makakalaban. Basta ang unang 2 grupo na makakarating doon sa pinakamalaking puno ng baliti na nanatiling nakatayo ang siyang mananalo. 3 kasi ang kinakailangan mong bunuin sa pakikipaglaban. At kapag nauna ka doon sa puno ng baliti ng mas maaga, kailangan mong protektahan ang inyong grupo galing sa iba pang mga grupo na gustong lumaban at magtatangkang maagaw ang pwesto ng naunang 2 grupo. Mas lamang nga lamang dahil magkakasama na ang 2 grupo na protektahan ang kanilang pwesto. Sa gabing iyon, maagang nagpapahinga na ang ibang mga kasali sa paligsahan dahil bukas ng umaga, magsisimula na ang kanilang bakbakan. May ilan pa naman ang gising katulad nila ni Macro at ang kanyang grupo. Napag-usapan pa nila ang nalalapit na pagsisimula ng labanan. Kailangan na magtutulungan ang mga ito at wika nitong si Macro kung may isa man sa kanila ang malalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay, ititigil nila agad ang labanan. Mas mahalaga ang buhay ng kanyang mga kasama kumpara sa papremyo ng paligsahan na iyon. Habang sinabuhawi, nakakaramdam na ang mga ito ng kaba. Nakikita na nila ang mga makakalaban nila bukas. Ngayon nila napagtanto na hindi basta-basta ang sinalihan nilang paligsahan. Bukod sa buhay nila ang magiging kapalit, maaaring makakalaban pa nila ang mga dating kakilala at mga kaibigan. Ngunit sa gabing iyon, mariin nang nag-uusap sina Elias at Buhawi na pag-usapan ng 2 ang tungkol sa mga kalahok din sa paligsahan na iyon. Napansin kasi ng mga ito na kakaiba ang ilan sa mga kalahok at ramdam nila ang mga tangan ng mga ito na galing sa aral sa kaliwa. Kinakailangan nilang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kinabukasan, 4 pa lamang ng madaling araw, agad nang ginising ang mga ito. Nandoon na sa likuran ng kubo ni Tatay Dadoy ang lahat ng mga ito, pati na rin ang mga bantay sa nasabing paligsahan, at nakahanda na ang lahat. Muling pinaalalahanan lamang ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Pagkatapos, dinala
ang mga ito doon sa mga nakatukang nilang lugar kung saan sila magsisimula. Dala-dala na din ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Mga pagkain para sa tatlong araw nila doon sa gubat. Pati na rin ang mga matutulugan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nang makahanda na ang lahat doon sa kanilang pisto, agad nang nag-utos itong si Tatay Dadoy na magpadala na ng mensahe sa lahat para masimula na din ang nasabing paligsahan. May mga tauhan itong si Tatay Dadoy na nagpanapuntirya ang itaas ng ere. May mga apoy ang mga dulo ng mga palaso ng pana. Kaya kitang-kita ito ng sinuman. Hudyat iyon para simula na ang bakbakan. Dito na, mabilis nang tumalilis ang bawat mga kalahok. Unang gagawin ng mga ito, hanapin ang nasabing pinakamalaking puno ng baliti na makikita sa gitna ng kagubatan ng sinawahan. At kung may mga makakasalubong ang mga ito na mga kapwa kasali sa palarong iyon, kailangan nilang pabagsakin ang mga ito para tuluyang mapaalis na sa paligsahan na iyon. Ngunit mahigpit ang alintuntunin sa palarong iyon na bawal ang pumatay, dahil ang sinuman na mga kalahok na makakapatay, hindi na iyon makakalabas pa na buhay sa lugar ng sinawahan. Sa mga sandaling iyon, agad din na pumasok na sa kagubatan ang grupo nitong si Tatay Dadoy. Kasama niya sa mga pagkakataon na iyon sina Papagoryo, Tatay Damaso at Tatay Abito. Ang apat na mga matatanda ang magiging bantay sa lahat ng mga kasali doon sa loob ng kagubatan para mapanatili ang pantay-pantay na labanan. Hindi kasi maaring mag-usap-usap ang bawat grupo at magkampi-kampi. Iniiwasan nila ang mga bagay na iyon para mapanatili ang balanse sa larong iyon. Sa unang mga oras, maayos lamang ang mga kaganapan doon sa loob ng kagubatan. Kapwa mga grupo, iniiwasan din ng mga ito na mapang-abot ang mga ito sa isa't isa. Ngunit ang isang grupo na tinatawag na mga espiya, agad nang nagbabalak na ang mga ito na mayroon silang patutumbahin agad na isa pang grupo. Gusto ng mga ito na bawasan agad ang mga grupong kasali sa paligsahan para makasiguradong kakaunti na lamang ang matitira sa pagdating ng pangatlong araw. Unang nagiging puntirya ng mga ito ang mga kalahok na galing doon sa kabilang isla, ang mga antingirong galing sa isla ng Mahanay. Magkakalapit lamang kasi ang kanilang mga pinagmulan kanina, kaya agad na minanmanan na nila ito sa simula pa lamang kaninang umaga. Ilang sandali, habang nagpapatuloy naman ang mga ito sa pag-usad, agad nang gumagawa ng mga usal ang mga ito para matuntun ang kinaroroonan ng mga antingirong guardian. Guardian ang ipinangalan ng kanilang grupo galing doon sa isla ng Mahanay. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon sa gilid ng sapa ang kanilang grupo at nagpapatuloy din sa pag-usad papasok doon sa kaibuturan ng gubat. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, ang isa sa mga antingiro na medyo may katandaan na agad na napansin ang biglang pagbabago ng mga galaw at kilos ng mga hayop sa kapaligiran, lalong-lalo na ang mga nagsilipara ng mga ibon. Kaya agad na wika ng isa sa mga guardian, "Mukhang may mga nagmamasid sa ating mga galaw, kaya mag-iingat kayo. Mukhang maagang kumilos ang mga ito at tayo ang kanilang punterya." Agad na pansamantalang tumigil muna ang mga ito sa kanilang paglalakad at mariin ng nagmanman. Agad nang inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas. Makalipas ang ilang mga minuto, muling umuusad na ang mga ito. Ngunit mariin ang nakahanda sa mga maaring mangyayari sa kanila. Wika agad ng isa sa mga antingero, "Yawa, papa-atake na ang mga ito sa atin." At pagkatapos sa pagkasabing iyon, agad itong tumalon patras. Gulat na gulat din ang mga kasamahan nito. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nagsilabasan ang mga ugat ng mga puno na nanggagaling sa ilalim ng tubig ng sapa. Agad silang inabot ng mga pagpitik ng mga ito. Agad naman
na tinamaan ang isang antingero sa kanyang liig na naging dahilan para agad itong matumba doon sa tubigan. Pagkatapos, biglang sumulpot ang grupo ng espiya galing sa likuran ng mga antingero at agad na nagpakawala na ang mga ito ng mga usal. Napakalakas ng mga orasyon ang mga pinakawalan ng mga espiya. Agad na namamanhid ang mga katawan ng tatlong mga antingerong nakaposisyon sa likuran. Pagkatapos walang kahirap-hirap na nahuli ito ng mga nilalang na mga may kasuotan na itim ang kulay. Pagkatapos agad din na dinala sa ilalim ng tubig ang tatlong mga antingero. Kaya mabilis nang gumawa ng mga pangwasak na orasyon ang isa sa mga guardian. Agad itong umindak sa ilalim ng tubig kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Ngunit bago pa niya matapos ang mga ginagawang usal, biglang may pumulupot na baging sa kanyang dalawang mga paa at agad na siyang dinala doon sa ere. Hindi naman nagpatinag ang antingero sa mga pag-atake na ginawa ng grupo ng espiya. Agad na pinagtatagpas ng matandang antingero ang mga baging na nakapulupot sa kanyang paa, sabay din ng mga pag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos nang maputol na ito ng matandang antingero, agad itong umikot habang pabagsak doon sa tubig ng sapa. Ngunit hindi na talaga hinayaan iyon ng mga kalaban. Agad na sinunggaban ang antingero at walang humpay na pinagkakalmot ng mga ito ang buong katawan. Kaya pagbagsak nito doon sa tubigan, agad na nawalan ito ng malay at tadtad ng mga kalmot ang buo nitong katawan. Samantalang ang tatlong mga antingero na dinala doon sa ilalim ng tubig, agad na lumutang ang katawan ng mga ito na wala ng mga malay. Sumunod naman na bumagsak ang isa pang antingero nang atakihin ito ng isang membro ng grupong espiya. Agad na naabot ito ng mga pagkalmot sa likuran na naging dahilan para mapasubsob ito doon sa tubigan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, lahat ng anim na membro ng guardian nakabulagda na mga ito at nakalutang na doon sa ilog. Lahat ng mga ito wala ng mga malay. Biglang may sumulpot naman doon na apat na mga matatanda. Napakabilis ng kilos ng mga ito at mabilis na binitbit ang mga walang malay na katawan ng mga guardian doon sa tubig. Pagkatapos dinala ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Sina Tatay Dadoy, Papa Guryo, Tatay Damaso at Tatay Abito ang apat na iyon. At agad na wikan itong si Tatay Dadoy doon sa grupo ng mga espiya. Tama na ang mga pangyayaring ito. Natalo nyo na ang grupo ng guardian. Maaari na kayong magpapatuloy. Kami na ang bahala sa mga ito. Matapos lamang ang mga sinasabing iyon nitong si Tatay Dadoy, agad nang nagpulasan na ang grupo ng mga espiya palayo sa kanilang kinaroroonan. At wika nitong si Papa Guryo. Mukhang masama ang mga tama ng mga ito, Pinsan Dadoy. Kailangan na malapatan natin agad ng mga gamot ang kanilang mga sugat. Mabilis naman na kumilos sina Tatay Abito at Tatay Damaso. Agad na kinuha ng mga ito ang kanilang baon na mga gamot at ginamot ang sugat ng anim na membro ng guardian at muling wika nitong si Papa Guryo. Kakaiba ang lakas ng mga espiyang iyon, Pinsan Dadoy. At tingnan mo ang katawan ng mga antingerong ito na puno ng mga kalmot. Ibig sabihin lamang, hindi mga normal na tao ang bawat membro ng espiya. Tama ka, Pinsan na Guryo. Mukhang mga aswang ang mga ito. Mga matataas na uri na mga aswang. Ngayon, labing isa na lamang ang mga kalahok. Sa loob ng ilang oras, nababawasan na ang mga ito ng isa. Agad na inutusan ni Tatay Dadoy itong si Tatay Abito na bumalik na muna doon sa kanilang istasyon para makahingi ng tulong sa magdadala sa mga katawan ng mga guardian pabalik doon sa kanilang mga kubo at doon na magpapahinga at magpapagaling ang mga ito. Sa kabilang banda naman, ang grupo nila ni Badong patuloy na umuusad na din ang mga ito.
Walang plano ang grupo nila ni Badong na labanan ang grupo ng kanyang mga anak. Mas gustuhin pa ng kanilang grupo na ang dalawang grupo ng kanyang mga anak ang mananalo sa paligsahan na iyon. Kakalabanin nila ang bawat kalahok na balakid sa kanilang mga anak. Kaya ang ginawa ngayon ng grupo nila ni Badong, hinahagilap ang maaring mga kinaroroonan ng iba pang mga kalahok. Una nilang natagpuan ang grupo nila ni Mauricio na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa mga kakahoyan. Bago pa sila nakakalapit, napansin na din sila at naramdaman ng grupo nila ni Mauricio. Ilang sandali lamang, agad na wika nitong si Basil. Naluko na kapatid na Badong. Kilala ko ang grupo ng mga iyan. Iyan ang mga nakakasama natin noong huling kapistahan. Mga kasama at kaibigan ang mga iyan nila ni Tatay Dadoy. Nakikilala na din ni Badong ang mga ito. Kaya nagpasya ang kanilang grupo na umalis na. Hindi maaring atakihin nila ang mga iyon bilang respeto kay Tatay Dadoy. Kaya mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan. Ang kasama naman nila na si Tata Unyok, agad itong nagpakawala ng mga malalakas na mga orasyon na sa bulag para hindi sila masundan ng mga iyon. Napunta ang mga ito doon sa malawak na pampang. Habang ang grupo naman nila ni Mauricio, agad na wika nitong si Ado. Mukhang lumayo na ang mga nilalang na umaaligid sa atin. Toy Mauricio, nawala bigla ang kanilang pwersa. Umaaring nagpakawala din ang mga ito ng mga orasyon na sa bulag. Sagot naman nitong si Mauricio, basta wag lamang kayong magpabaya. Kailangan natin na mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Malalakas ang mga kasamahan natin ng mga grupo sa kagubatan ng sinawahan at maaring kakaibang antas na din ang kanilang kakayahan sa mga usal. Kaya hindi maiwaglit na kaya ng mga ito na makagawa ng mga usal na mga linlang at mga sabulag. Agad nang nag-usal itong si Mauricio, kailangan niyang palawakin ang kanyang mga pakiramdam at mawasak ang anumang ginawang orasyon na sa bulag ng kanilang kalaban sa paligid. Ngunit nang matapos na itong si Mauricio, napansin niyang wala na talaga ang mga nilalang na umaaligid sa kanila. Kaya utos nito sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang magpatuloy. Samantalang ang grupo nila ni Badong, nakarating ang mga ito doon sa malawak na pampang. Pansamantalang nagpapahinga muna ang mga ito at nagpaplano sa sumunod nilang gagawin. Ngunit agad na nakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho sa paligid na sobrang nakakasulasok. Agad na napatitig itong si Tata Unyok doon sa batuhan at nakikiramdam ang matandang albularyo na kasama nila ni Badong. Masama kasi ang hinala nito sa kanilang mga naamoy. Agad na nag-usal ito ng mga orasyon at ilang sandali, agad na wika nito sa kanyang mga kasama. Naloko na, Badong. Mukhang mali yata ang lugar na ating napuntahan. Sagot naman itong si Badong. Ano ang ibig mong sabihin, Tata Unyok? Bakit mo nasabing maling lugar itong napuntahan natin ngayon? Sabi naman ng matanda habang halos pabulong na ang pagkawika nito. Mukhang may mga kampong ng kadiliman ang nasa paligid ng mga pangpang na ito, Badong, Basil. Sinang-ayuna naman agad ito ni Coco, ang aswang na matalik na kaibigan nitong si Riba. Amoy niya kasi ang baho ng kapwa aswang. Kaya agad na wika nitong si Badong na kailangan nilang makalayo sa lugar na iyon. Hindi na kasi kailangan pa na bulabugin pa nila ang tirahan ng mga aswang dahil hindi na kinakailangan. Walang kinalaman ang mga ito sa kanilang misyon. Kaya agad na naglalakad na ang mga ito palayo doon sa malawak na pangpang. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito nang makita nila ang anim na mga kalalakihan doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Napatigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad at agad na naramdaman itong si Tata Unyok ang kakaibang mga pwersa galing sa mga ito. Batay pa lamang sa mga itsura
at amoy ng mga kalalakihan na iyon, batid nilang mga aswang ang mga ito. Uwi ka agad nitong si Badong. Mukhang nakita na tayo ng mga aswang tataunyok. Sagot naman ang matanda. Tama ka, Badong. Ngunit maaring malalaman na din ng iba pang mga aswang ang ating presensya. Kailangan natin na umiwas sa mga ito. At kung sundan man tayo, saka na lamang natin pabagsakin ang lahat ng mga ito. Huwag natin lalabanan ang mga ito sa mismong kuta ng mga aswang. Mas lalong matatagalan tayo. Naintindihan naman agad ng grupo ni Badong ang ibig ipahiwatig nitong si Tata Unyok. Kaya agad na nagpasya ang mga ito na umiwas na doon sa mga aswang. Kaya mabilis nang tumatakbo ang mga ito patungo doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, may nakikita na ang mga ito na mga nilalang ang napakabilis na nagtatalunan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. At sa kanilang likuran, may nakita na din ang mga ito na hindi mabilang na mga aswang. Mabilis nang nagpatalon-talon ang mga ito, papasunod sa kanila na parang mga aso. Agad naman na nakita ang mga iyon ng grupo nila ni Badong. Kaya wika nitong si Badong. May mga nakasunod din sa ating likuran, Tata Unyok. Bukod sa anim na mga aswang na dumadaan sa itaas ng mga puno ng kahoy. Hindi tayo tantanan ng mga ito. Tama ka, Badong. Kailangan na labanan na natin ang mga ito. Sa kabilang banda naman, habang nagpapahinga ang grupo nila ni Buhawi doon sa gilid ng sapa, nakatawag ng pansin ang ingay ng mga nilalang doon sa unahan. Rinig na rinig ng mga ito ang mga angil galing doon sa itaas ng mga puno. Kaya agad na wika nitong si Elias. Buhawi, hindi ako maaaring magkakamali. Mga aswang ang mga iyan. Nakita din nila ang grupo ng mga nakamaskara na hinahabol ng mga aswang. Dahil wala silang naramdaman na pwersa galing sa kadiliman doon sa mga nilalang na nakasuot ng mga maskara. Agad na wikan itong si Buhawi. Manong Elias, napakarami ng mga aswang na humahabol sa grupong iyon. Kailangan natin na tulungan ang mga iyon. Napangiti na lamang itong si Elias. Sa isip nito, tunay ngang anak ito ni Badong, ang kanyang kababata. Ngunit sa kabila ng lahat, inilihim lamang nitong si Elias ang katotohanan tungkol sa kanilang tunay na ugnayan ng ama nitong si Buhawi. Itong si Manong Udo na nga ang nagsabi na kakaiba din ang lakas ng mga anak nitong si Badong. Ilang sandali pa, agad nang kumilos na ang mga ito. Mabilis nang tumalilis ang mga ito para sundan ang mga aswang. Mabilis na nagtakbuhan ang mga ito at nag-uusal na din ng mga orasyon. Makalipas ang ilang mga minutong habulan, nagpasya na sina Badong na huminto na doon sa gilid ng sapa para labanan na ang mga aswang. Wika nitong si Tata Unyok. Mukhang tama na ang lugar na ito para labanan na natin ang mga aswang na iyan. Badong, Basher, Maki. Agad nang humanda ang mga ito. Kitang-kita na nila ni Badong ang maraming mga aswang na nagtatalunan at nagtakbuhan doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Samantalang may mga nagtatalunan na din doon sa itaas ng mga puno. Rinig na din nila ang mga malalakas na angil at mga alulong ng mga ito. Agad na umaligid sa kanilang kinaroroonan ang maraming bilang ng mga aswang. Kitang-kita na nila ang kabuuhan ng hitsura ng mga ito. Kakaiba ang mga aswang na nakikita nila ngayon. Parang mga tiktik kasi ang katawan ng mga ito at parang busaw din ang kanilang mga kilos. Walang mga buhok ang kanilang mga ulo at kakaiba ang laki ng kanilang mga bibig na naglalaway. Makalipas lamang ang ilang mga segundo,
nakita nilang naglulundaga na ang mga aswang papunta sa kanilang kinatatayuan. Hawak ngayon itong si Badong ang isang pamalong tubo. Samantalang kadina naman ang hawak nitong si Bunit, dalawang punyal ang armas na dala nitong si Dr. Maki at mga itak na din ang dala nila ni Riba at Tata Unyok. Napakabilis ang ginawang pag-atake ng mga aswang na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanila. Agad naman na sinalubong nila ang mga ito. Nagpakawala agad ng mga pagpalo itong si Badong gamit ang kanyang pamalong tubo. Agad na napaangil ang isang aswang nang tamaan ito ng paghampas ni Badong sa ulo. Agad itong nangingisay pagbagsak sa lupa. Nagkabakbaka na sa mga pagkakataon na iyon. Marami man ang bilang ng mga aswang, ngunit hirap ang mga ito na makalapit doon sa anim na mga nilalang. Sunod-sunod na kasing nagsibagsakan ang mga aswang at agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Ang matalik naman na kaibigan nitong si Riba na si Coco, agad na pinagkakalmot ang mga kapwa aswang. Nagpapatuloy ang labanan at marami nang napatumba itong si Badong na gamit ang pamalong tubo nito. Bawat tamaan, agad na nababali at nadudurog ang mga buto. Pag-ulo naman ang tinamaan, agad na mababasag ang bungo nito na siyang dahilan para agaran na mamatay ang aswang. Ngunit sa gitna ng labanan, gulat na gulat ang grupo nila ni Badong nang may isa pang grupo ang tumulong sa kanila. Mabilis na inaatake ng mga ito ang mga aswang na nasa paligid. Agad naman na nakikilala nila kung sino ang mga ito. Nakikilala agad ni Badong ang kanyang anak na si Buhawi at ang asawa nitong si Maya. Nagtataka itong si Badong dahil maliit na ang tiyan nitong si Maya. Kaya hinala niya na maaaring nanganganak na nga ito. Isinilang na ang kanyang unang apo. Nawala na sa labanan itong si Badong. Napatitig na lamang ito sa kanyang anak. At kakaibang galak ang kanyang naramdaman sa isipin na may apo na siya. Kaya hindi niya napansin ang ginawang pag-atake ng isa pang aswang. Tinamaan siya ng mga pagkalmot dahil hindi niya nakita ang biglang pagtalon papunta sa kanya ng isang aswang. At agad na nagpakawala ito ng mga pagkalmot. Mabuti at nandoon itong si Riba. Agad na pinagtataga ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa mapatay na ito. Wika naman agad nitong si Basil na lumapit agad kay Badong. Si Marco na iyan, kapatid na Badong. Mukhang may pamangkin na ako. Tingnan mo, maliit na ang tiyan ni Maya. Sagot naman nitong si Badong habang hawak ang sugatan nitong braso. Tama ka, kapatid na Basil. Sobra akong nasasabik na makita ang aking apo. Ngunit sa ngayon, mukhang kinakailangan muna natin natapusin ang lahat ng mga aswang na ito. Agad na binalingan nitong si Badong ang mga aswang at walang habas na pinagpapalo ang mga ito. Dahil sa pagdating ng grupo nila ni Buhawi, mas napadali pa nga ang kanilang ginawang pagtapos sa buhay ng mga aswang. Itong si Badong, napatitig din ito kay Elias. Sa tingin kasi nitong si Badong, parang nakikita na niya ito nung unang mga taon. Ngunit sa ngayon, hindi niya matandaan kung sino at ano ang pangalan nito. Sina Riba at Dr. Maki, nasasabik ang mga ito nang makita itong si Buhawi. Ngunit kinakailangan nilang mapanatili na hindi sila makikilala ng mga ito dahil may misyon pa silang dapat na gagawin. Nagpapatuloy ang labanan at paglipas ng ilang mga minuto, napatay na nila ang lahat ng mga aswang. Nakabulagta ang mga ito doon sa paligid ng kakahoyan. Tagtad ng taga ang kanilang mga katawan na umabot pa sa puntong may mga napuputol na mga braso at may mga umakalas na mga ulo sa kanilang mga katawan. Lamog-lamog din ang mga katawan ng mga aswang
at nababasag ang mga bungo dahil na rin sa ginagawang mga pagpalo nitong si Badong gamit ang isang tubo. Nagkakaharap na ang grupo nila ni Buhawi at ang grupo ng kanyang ama. Ngunit ang grupo nila ni Buhawi, ni Katiting, hindi umabot sa kanilang pag-iisip na ang kanilang mga kaharap ngayon at tinulungan ay ang grupo ng kanyang ama at mga tiyuhin. Nakikiramdaman lamang ang dalawang grupo. Magkakalaban kasi ang mga ito sa paligsahan at hindi maiwaglit na pwede nilang atakihin ang bawat isa. Ngunit itong si Buhawi, tanging pagtulong ang kanilang ginawa. At sa ngayon, wala pa sa kanilang isipan at plano na atakihin ang mga ito. Batid kasi ng kanilang grupo na walang bahid ng kasamaan ang mga presensya nila ni Badong. Wika nitong si Elias kay Buhawi. Buhawi, ano na ngayon ang balak mo? Mga kalaban pa rin natin ang mga ito. At kung manatili tayo na malapit sa kanila, baka umaatake ang mga ito sa akin. Nakita mo na kung gaano kagaling ang mga ito sa pakikipaglaban. Sa ngayon, kailangan muna natin na umiwas sa kanila. Hindi na nakasagot itong si Buhawi dahil nagsasalita na itong si Tata Unyok. Hindi kasi maaring si Badong, Basil o maging si Dr. Maki ang makikipag-usap doon sa grupo nila ni Buhawi. Agad na makikilala nitong si Marco ang kanilang grupo. Hindi pa kasi ang oras na makikilala sila. Kaya agad na nagsasalita itong si Tata Unyok. Alam nilang lahat na bago sa kanila ang matandang albularyo. Hindi ito nakikilala pa ni Buhawi. Wika ng matandang albularyo sa kanila. Maraming salamat sa ginawa niyong tulong. Kailangan na namin na magpapatuloy. Sana hindi magtagpo ang ating landas sa labanan. At pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito palayo doon sa kakahuyan. Naiwan naman na napatigalgal ang grupo nila ni Buhawi. Habang itong si Buhawi, kakaiba kasi ang kanyang naramdaman. Pamilyar din para sa kanya ang mga kilos ng grupong iyon sa pakikipaglaban. Lalong-lalo na ang taong may hawak na tubo. Kahalintulad talaga ang galaw ng taong iyon sa kanyang ama. Ngunit napaka-imposible din kasi na ang ama ni Buhawi iyon. Ilang sandali pa, wika nitong si Buhawi sa kanyang mga kasama. Tara na, Manong Elias. Kailangan na natin na makalis agad. Baka may mga magsidatingan pa na ibang mga grupo. Alam kong may mga nakakaramdam sa mga presensya natin sa lugar na ito at ng mga presensya ng mga aswang. Pagkatapos umuusad na din ang mga ito. Sa kabilang banda naman ng kakahuyan, nararamdaman nila ni Macro na may mga presensya ang nasa paligid ng kanilang kinaroroonan. Papagabi na kasi, kaya naghanap na ang kanilang grupo ng mapaghingaan nila. Mahirap na kasi kapag gumalaw sa gabi. Mas mapanganib ang kagubatan. Kailangan muna nilang tumigil. Hindi lamang kasi banta sa kanila ang mga aswang at mga inkanto na naninirahan sa gubat ng sinawahan. Maaaring makakasalubong din nila ang iba pang mga kalahok na mga grupo. Mahirap na. Agad naman na nagpakalat ng mga usal sina Macro at Amara para mahagilap nila ang mga kinaroroonan ng mga naramdaman nilang pwersa. Pagkatapos nagpalabas na ng mga baging itong si Amara. Sa tingin kasi nitong si Macro, mukhang malalakas ang mga harang at mga puder ng mga kalaban na nasa batuhan. Ilang sandali lamang, wika nitong si Amara. Macro, nandoon ang tatlo sa gilid ng batuhan na malapit lamang sa isang malaking puno ng kahoy. Bilisan natin. Mukhang anumang oras, mawawasak na nila ang aking mga baging at mga usal. Kaya agad na wika nitong si Macro. Tara na, Toro, Ringo. At pagkatapos napakabilis ng humahagibis sa gitna ng kadiliman ang mga ito. At matapos iyon, agad na narating nila
ang batuhan. Naabutan pa nila doon ang pagtalilis ng mga kalaban. Ngunit napatitig itong si Makro doon sa mga nilalang na napakabilis na lumundag doon sa mga batuhan sa itaas. Agad na sinundan ang mga ito nila ni Ringo at Turo. Ngunit biglang nagsibagsakan ang mga bato papunta sa kanila. Kaya naantala ang kanilang gagawin sanang paghuli sa mga ito. At nang makarating ang mga ito doon sa itaas ng batuhan, nakita nila ang dalawang mga bata na nakatago doon sa gilid ng batuhan. Napatitig ang mga ito doon sa dalawang mga bata. Wika nitong si Amara. Ang mga batang iyan ang nakikita natin doon sa baba, Makro. Ngunit sa tingin ko, hindi na mga tunay ang mga iyan. Sagot naman nitong si Makro na agad niyang napagtanto na mga nilang lamang na orasyon ang nakakalat sa paligid at alam nilang huwad na katawan ng mga bata ang kanilang nakikita. Agad na ibinato nitong si Makro ang kanyang hawak na punyal doon sa dalawang mga bata. At nang tamaan ito ni Makro, nagiging mga putik ang katawan ng dalawa na humalo agad doon sa batuhan. Muling wika nitong si Makro. Naisahan tayo ng mga bata. Nagawa nilang makalayo agad sa atin. Ngunit di bali na, wala akong nararamdaman na pwersag galing sa kadiliman sa mga ito. Kaya natitiyak kong aral sa kanan ang kanilang mga tangan. Sa isip nitong si Makro, mukhang napaka-interesante ang mga batang iyon. Kanina pa, bago magsimula ang labanan, nagtataka itong si Makro kung bakit may mga bata ang kasali. Ngunit kanina din, naramdaman niyang hindi mga mahihina ang mga batang iyon. Kakaiba ang lakas na naramdaman niya doon sa mga bata at napatunayan niya ito ngayon. Nagawa kasi ng mga bata na maisahan sila at malinlang. Ngunit kung susumahin at kung gugustuhin nilang sundan ang mga batang ito, kaya at magagawa naman nila. Ngunit hindi na ipinilit iyon ng grupo nila ni Makro. Plano kasi nila na unang patumbahin ang tatlong grupo na mayroong mga malalakas na pwersa na galing sa kadiliman. Sa tingin kasi nitong si Makro, banta ang mga iyon sa kaligtasan ng mga bawat kalahok sa paligsahan. Nagpasya si Makro na lumayo na din doon sa mga batuhan. Doon na sila nagpapahinga doon sa mga malalaking puno ng kahoy na nasa gilid ng sapa. Bago pumuwisto ang mga ito sa kanilang matutulugan, naglatag muna ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na bakod at sabulag. Samantalang sa kabilang banda naman, ang mga batang kamuntikan ng mahuli nila ni Makro ay galing ang mga ito doon sa lugar ng Kanlasog. Pinamumunuan ang mga ito ng isang batang mayroong 14 gulang na edad. Kasama niya ang mga matatalik na mga kaibigan at ang kanyang bunsong kapatid na may pangalan na Buno. 6 gulang lamang ang batang ito. Ngunit hindi rin matatawaran ang lakas na tanga ng bata. Mga apo ang mga batang ito sa nag-iisang pinakamatandang babaylan doon sa isla ng Sikihor na dating barangan at may pangalan na Nanay Kanida. Ang matandang ito, nakakasama na nila ni Tatay Dadoy sa isang malaking bakbakan laban ang mga aswang doon sa kabilang bahagi ng bukirin ng Sinawahan. Ang mga batang ito, lalong-lalo na ang may pangalan na Butsok at Nonoy, nakikilala na din ang mga ito doon sa isla dahil sa kanilang tangan na kakaibang antas na lakas. Kabilang din ang mga ito sa lihim na mga kinuha ng panig ng mga sundalo para labanan ang mga aswang at mga pulahan doon sa lugar ng Kampo 1 at Kampo 2. Kaya hindi basta-basta din ang mga batang ito. Kinabukasan, nagpapatuloy na sa paglalakad ang grupo nila ni Makro. Pangalawang araw na ngayon ng paligsahan, agad nang lang binaybay ang gilid ng sapa hanggang sa makarating ang mga ito doon sa may talon. Mag-alas 12 na iyon ng tanghali nang magpasya ang mga ito na doon na mananghalian. Agad na inahanda ng mga ito ang kanilang mga dalang baon
Ngunit laging nag-iingat pa rin ang grupo nila ni Macro. Nasa pusod na sila ng kagubatan ng sinawahan. Mas mapanganib na ang lugar na ito. Lumipas pa lamang ang ilang mga minuto doon sa lugar. Biglang naalimpungatan itong si Macro nang makita niya doon sa kabilang bahagi ng talon ang anim na mga katao. Biglaan din ang pagsulpot ng mga presensya ng mga ito. Ang grupong nasa kabilang bahagi ng talon ay ang grupong galing sa mundo ng mga engkantong bugoy. Ngunit hindi mga engkanto ang mga ito, kundi mga bayarang kriminal. Mga antingerong ginagamit ang kanilang mga kaalaman at tangan para pumatay. Nagtatago na kasi ang mga ito doon sa mundo ng mga engkantong bugoy dahil tinutugis na ang mga ito ng mga albularyo at mga bayarang antingero din na pumapatay ng mga mayroong matataas na patong na halaga sa kanilang mga ulo. Ngunit ngayon, dahil nga sa malaking kayamanan na papremyo sa paligsahan, nakapagpasya ang mga ito na magpapakita na sa mundo ng mga tao. Alam kasi ng mga ito na mahigpit ang pagbabantay sa paligsahan na iyon ng grupo nila ni Tatay Dadoy. Walang ibang makakalapit sa kanila maliban lamang sa mga kalahok sa paligsahan. Ngayon, naramdaman ng mga ito na malakas ang grupo nila ni Macro. Kanina pa nila ito sinusundan simula doon sa kanilang kinaroroonan doon sa may sapa. Hindi nga lamang nagawa nila ni Macro na maramdaman ang mga presensya ng mga ito dahil mga engkanto ang kanilang mga inutusan na sumunod sa grupo nila ni Macro. Nararamdaman nila ni Macro ang presensya ng mga engkanto kanina. Ngunit hindi naman sila ginugulo ng mga ito. Kaya hinayaan na lamang nila ang mga ito at hindi nila alam na mga alagad na pala iyon ng grupong Timos. May mga espesyal na mga kaalaman din ang mga ito at may mga tangan na mga malalakas na mga mutya bukod pa sa kanilang kakaibang mga armas. Kaya kampanti ang mga ito ngayon na kayang-kaya nila ang grupo nila ni Macro. Wika agad itong si Macro sa kanyang mga kasama. Mukhang mapapasabak na tayo sa labanan, Turo. Itong si Turo, mariin na din itong nakatitig doon sa grupo na nasa kabilang bahagi ng talon. Naramdaman na din itong si Turo ang kasamaan ng mga presensya ng mga ito. Wika naman itong si Baldo. Mas maganda nga kung ganun. Kahapon pa akong sabik na sabik na labanan ang mga ito. Ang sabad naman agad nitong si Ringo. Ramdam ko ang kanilang kasamaan. Kaya ito na ang ating hinihintay na pagkakataon. Macro, hindi na pala kinakailangan na hanapin pa natin ang mga ito. Sila na ang kusang lumapit pa sa atin. Ramdam din itong si Macro ang kakaibang lakas ng grupong Timos. Kaya agad na naglatag ng mga usal itong si Macro at nagkarga ng mga puder. Ilang sandali lamang, nakita nilang dahan-dahan nang tumawid ang mga iyon doon sa mga batuhan na nasa gilid ng talon. Kita nilang may hawak ang mga ito na mga kakaibang uri ng mga armas. Matatalim ang mga titig ng mga ito sa kanila habang kita nilang bumuka-buka na ang mga bibig ng mga ito. Mabilis nang humanda na din ang grupo nila ni Macro. Sina Turo at Ringo agad nang umuusad ang mga ito papunta sa gilid na bahagi ng kanilang kinaroroonan. Habang itong si Amara agad nang nag-uusal ito ng orasyon para mailatag na ang kanyang mga baging sa buong paligid. Sina Baldo at Makil nakatayo na din ang mga ito. Nagpakalat na din ng mga malalakas na orasyon sina Macro at Amara para makunta ang anumang gagawin na mga orasyon ng kanilang mga kalaban. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyang makatawid na ang mga ito, agad nang nakahilira ang anim na membro ng grupong Timos doon sa kanilang harapan. Malapit na ang mga ito sa kanila na nasa anim o pitong dipa na lamang. Agad na wika ng isa sa mga ito na mayroong mahahabang mga buhok. Sa tingin ko, kayo ang nagiging kampyon sa nakaraan na paligsahan.
may mga naririnig na ako tungkol sa inyong grupo. Malalakas, mga bata, at tumutulong sa mga tao. Bago namin kayo pabagsakin at palisin sa paligsahan na ito, bilang pagrespeto namin sa inyong pangkat, nais kong ipakilala ang aming grupo sa inyo. Ang aming grupo galing sa mundo ng mga inkanto. Ngunit batid kong alam na ninyo na hindi naman talaga kami mga inkanto, hindi ba? Doon lamang ang aming tirahan. Mas ligtas kami sa lugar na iyon. Galing din kami sa mga isla ng Mahanay at Walog. Marahil, naririnig nyo na ang pagkamatay ng 10 mga antingirong umaatake sa grupo ng mga tulisan sa bukirin ng Sanay. At kami, ang mga kriminal na pumatay sa mga antingirong hangal na iyon. Huwag muna kayong kabahan. Magpapasalamat na lamang kayo sa batas ng paligsahan na ito dahil bawal ang pumatay. Ngunit gayon paman, hindi bawal ang pagnanakaw ng mga kakayahan, hindi ba? Wala sa alintuntunin at batas sa paligsahan na ito na bawal ang pagnanakaw ng kakayahan galing sa kabilang grupo o sa mga kasali sa paligsahan na ito. Kaya malaya kaming gawin ang mga bagay na iyon. Nagpalingon-lingon ang pinuno ng mga timos sa paligid. Nararamdaman kasi ng mga ito ang presensya nila ni Tatay Dadoy. Alam nilang binabantayan ng mga albularyo ang kanilang mga kilos at galaw. Ilang sandali pa, sagot naman nitong si Macro. Narinig ko na ang balitang iyon. Mabuti nga kung ganun. Mabuti nga na agad na tayong nagkatagpo. Dahil ang misyon din namin sa paligsahan na ito ay hindi ang manalo. Ang misyon namin, tapusin at hulihin ang mga kasali na kampun ng kadiliman na tulad ninyo. Napatawa na lamang ang pinuno ng mga antingirong timos na parang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Macro. Wika pa nito. Nakakatawa ka naman, bata. Papunta pa lamang kayo. Pabalik na kami. Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon ng pinuno ng kanilang kalaban, biglang umindak ito sa lupa ng isang bisis, kasabay ang pagbabanggit ng mga banyagang salita. At matapos lamang iyon, biglang nawala ang 6 na mga membro ng timos at biglang sumulpot na din ang mga ito sa kanilang harapan. Agad nang nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake, napapansin din nila ni Macro na kakaiba ang hawak ng mga armas ng mga ito. Mga espadang kahoy, palakol at mga sibat. Ngunit batid nila ni Macro na hindi mga ordinaryong kahoy na sandata ang kanilang mga hawak. Kailangan pa rin nilang mag-ingat na hindi matamaan. Agad na napapatras ang grupo nila ni Macro at umiiwas. Ngunit sadyang kakaiba ang bilis ng kanilang mga kalaban. Agad na tumimbuwang sina Makil at Baldo ng tamaan ng mga pag-atake. Sa lakas ng pagkatama ng pag-atake ng isang antingiro, tumalsik ng ilang metro itong si Makil at tumama pa ang katawan nito doon sa puno ng kahoy. Samantalang itong si Baldo, agad itong napaigik at natumba sa lupa. Mabilis naman, nagumulong itong si Ringo at tinulungan agad itong si Baldo. Ngunit sa kanilang likuran, agad nang umatake na ang isang may hawak na palakol na kahoy at agad na nagpakawala ito ng mga pagtagpas. Mabuti na lamang at agad na nahila nitong si Ringo ang kanyang kaibigan na si Baldo. Ngunit agad nilang napansin ang lupang tinamaan ng palakol. Agad na namamatay ang damo at nalalanta. Kaya napadilat ang mga mata nitong si Ringo. Sa kanyang isip, mukhang napakabagsik ng lason sa talim ng palakol na kahoy na hawak ng kanilang kalaban. Habang itong si Macro, agad na pinoprotektahan itong si Amara. Dahil kamuntika na itong matamaan,
muling umaatake ang dalawa sa mga ito doon sa kanila. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, agad na napapagalaw na nitong si Amara ang mga baging at humaharang na sa mga ginawang pag-atake ng dalawang membro ng Timos. Pagkatapos, inaatake na ni Amara ang mga ito gamit ang kanyang mga baging. Kaya napatigil at napatras ang dalawang kalabang antingero. Itong si Turo, gamit ang kanyang kakayahan bilang aswang, mabilis itong nagtalon-talon sa mga sanga ng puno at pagkatapos bumagsak doon sa kinaroroonan nitong si Makil. Agad na inalalayan ito ni Turo na makatayo. Ngunit bago pa sila makabalik doon sa kinaroroonan nila ni Makro, may nakaharang na sa kanila na dalawang antingero. Nakangisi pa nga ang mga ito habang hawak ang mga armas na sibat at espada na gawa pa rin sa mga kahoy. Wika nitong si Turo kay Makil. Kaya mo na ba, Makil? Hindi maaring mapalayo tayo kina Makro. Okay na ako, Turo. Maraming salamat. Nabigla lamang ako sa ginawa ng mga ito. Ngunit pagkatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Makil, nakita nilang napakabilis nang muling umaatake ang dalawang membro ng grupong Timos papunta na sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na hinawakan nitong si Turo ang bandang likuran nitong si Makil. Wika nitong si Turo. Handa ka na ba, Makil? Gagawin na natin. Ang sagot naman ng Engkanto. Nakahanda na ako, Turo. Tapusin na natin ang mga ito. Matapos iyon, buong lakas na inihagis nitong si Turo ang katawan nitong si Makil papunta doon sa dalawang papalapit sa kanila. Gulat na gulat ang dalawang mga membro ng grupong Timos sa ginawa nila ni Turo. Sa isang iglap, agad nang nakakalapit itong si Makil sa kanila at nagpakawala ng mga pag-atake. Naiiwasan naman nila ang mga iyon. Ngunit mabilis na umigpaw sa iri ang Engkanto at umikot pa ito ng isang beses papunta sa likuran ng dalawang membro ng Timos at bumulaga naman sa kanilang harapan itong si Turo at agad na nagpakawala ng mga malalakas na mga pag-atake ang aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Makil. Pagbagsak nito sa lupa doon sa likuran ng dalawang mga mandirigmang Timos, agad na nagpakawala din ito ng mga pag-atake. Sa ginawa nila ni Turo at Makil, hindi na nakakaiwas pa ang mga ito. Sunod-sunod ng tinamaan ang dalawang membro ng Timos na naging dahilan para agad na bumulagta ang mga ito sa lupa. Ang kanilang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon kasalukuyang umaatake kina Makro, gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita. Sa loob lamang kasi ng ilang mga segundo, nagawa ng dalawa na sina Turo at Makil na mapatumba ang kanilang dalawang kasama ng ganun kadali. Sa nakita din nila ni Ringo at Baldo na napatumba agad nila ni Turo at Makil ang dalawang kalaban, nagkakaroon na ang mga ito ng lakas ng loob. Agad na umatake na din ang mga ito doon sa apat na mga kalaban. Ang iniiwasan na lamang ng mga ito na matamaan ng dalang mga armas ang kanilang katawan, lalong-lalo na ang isang kalaban na may hawak na armas na nagtatangan ng mabagsik na lason. Mabilis din na gumawa ng mga usal itong si Amara at muling pinagalaw ang kanyang mga baging. Pilit nitong inabot ang tumatayong pinuno ng grupong Timos. Ngunit bigla itong nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, inihampas ang mga palad dito sa lupa ng dalawang bisis na naging dahilan para gumalaw ang buong paligid at nalalanta agad ang mga baging na pinalabas ni Amara na sa loob lamang ng ilang mga minuto. Agad nang naglalaho ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Namangha sina Makro at Amara sa kanilang nasaksihan. Unang bisis na mayroong nakagawa sa mga bagay na iyon. Batid din nitong si Makro na inihalo ng mga ito ang kanilang kakayahan sa mga lason sa kanilang mga usal. Kaya ganun na lamang kalakas ang kanilang mga usal na pinalabas. Hindi ito madaling gawin. Dahil napakahirap
na ihalo ang iyong mga kakayahan sa lason sa iyong mga usal. Kakailanganin mo pa ang ilang mga taon para magawa ang mga bagay na ito. Ngayon, naintindihan ni Makro kung bakit kinatatakutan ang grupong ito at tinutugis ng mga albularyo. Bukod kasi sa napakalaki kasi ng halagang nakapatong sa kanilang mga ulo, napakadelikado din ang mga ito para sa kaligtasan ng mga tao at pati na rin sa mga engkanto. Nagawa naman nitong si Ringo na makalusot doon sa isa. Nagawa niyang maipitik ang kanyang mga sinulid na naging dahilan para mapupulupitan ang kamay nung isang may hawak na malaking palakol. Nang hilahin na sana ito ni Ringo, biglang nagiging sibat ang hawak nitong palakol na siyang dahilan naman para humulagpos ang pagkapulupot ng kanyang mga sinulid doon sa braso ng kanyang kalaban. Agad na pinakawala naman ang sibat na hawak nito papunta kay Ringo. Kaya nagulat itong si Ringo dahil bawat sa mga kalahok sa paligsahan na iyon ang paggamit ng mga nakakamatay na mga armas. Mahigpit ang batas na dapat nilang sundin. Huwag silang gumamit o umatake na gamit ang mga ito. Sa isip kasi nitong si Ringo, kung tamaan siya ng sibat na iyon, maaaring katapusan na niya. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala ang sibat na iyon sa harapan nitong si Ringo na mas ikinagulat niya. Kaya agad siyang umigpaw. Pakiramdam kasi niya, may balak ang kanyang kalaban na hulihin siya. At tama nga siya sa kanyang hinala dahil biglang nakalipat na ng pwisto ang kanyang kalaban. Doon sa kanyang likuran, nakatayo na ito habang nakahanda na ang armas nito na hawak sa kamay. Ngunit ang sibat na hawak nito kanina, nagiging latigo na naman ito. At pagkatapos walang habas na pinaghampas itong si Ringo. Agad na napatalon patras itong si Ringo. Ngunit tinamaan pa rin siya ng mga pagpitik ng kalaban. Natumba agad itong si Ringo sa lupa. Ngunit hindi iyon sapat para matalo siya. Dahil nagulat na lamang ang kanyang kalaban nang makitang nakapulupot na din pala sa kanyang latigo ang mga sinulid nitong si Ringo. At pagkatapos, ilang mga pagalaw lamang ng kanyang kamay, agad na itong nakakalapit doon sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. At sa mga pagkakataon na iyon, tuluyang nakagapos na sa katawan ng kanyang kalaban ang kanyang mga sinulid. At nagpakawala agad itong si Ringo ng magkakasunod na mga pagsapak. Wika pa nitong si Ringo na hindi na napigilan ang galit. Pinahirapan mo pa ako, animal ka. Ngayon, tikman mo nga ito. Sa pa nga ang kalaban itong si Ringo na siyang nagiging dahilan para agad itong bumagsak sa lupa at mawalan ng malay. Habang sila Makro, Baldo at Amara, patuloy na nakikipaglaban ang mga ito doon sa mga natitirang membro ng grupong Timos. Napabagsak na ni Makro ang isa sa mga ito. Ngunit kapalit naman nito, tinamaan din itong si Baldo ng medyo malubha. Kaya napaluhod na sa lupa ang malaking tao habang namimilipit ito sa naramdaman na sakit. Nahihirapan silang patumbahin kasi ang pinuno ng mga ito. Kalaunan, nagawa nila na mahuli naman ang isa pa gamit ang mga pinagsamang kakayahan nila ni Ringo at Amara. Tumulong na din sina Makil at Turo sa labanan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, tanging ang pinuno na lamang ng grupong Timos ang natitira. Tumigil na din ito sa mga ginagawang mga pag-atake sa kanila at wika nito sa kanila. Tama na. Wala nang kabuluhan para lumaban pa ako sa inyo. Wala nang natitira pa sa aking mga kasama. Inaamin ko na ngayon, totoo talaga ang mga balibalitang kakaiba ang lakas ng grupo ninyo. Sumusuko na ako at tinatanggap ko na ang aming pagkatalo. Pagkatapos sa mga katagang iyon, naglalakad na ito papunta sa kanyang mga kasamahan para paamuyin ang mga ito gamit ang dala nitong buti para bumalik ang kanilang malay tao. Ngunit nagulat sina Makro sa inaasta ng pinuno ng grupong Timos dahil habang naglalakad ito, hawak pa rin ito ang kanyang armas. Kaya agad na wika nitong si Makro.
Sumusuko ka ba talaga? O may binabalak ka lamang sa amin? Napalingon ang pinuno ng grupong Timos na nakangisi sa kanila. Ngunit bago pa makakilos sina Makro para tuluyan ng patumbahin ito, biglang nabiyak ang lupa sa kapaligiran at nagsilabasan ang mga ugat ng mga puno. Pagkatapos, agad na pinupulupitan ang pinuno ng grupo ng Timos. Biglang may sumulpot din doon na dalawang mga matatanda na mabilis na nakakapit agad sa mga braso ng pinuno ng grupong Timos. Sina Tatay Abito at Tatay Damaso ang dalawang iyon. Samantalang sina Papa Guryo at Tatay Dadoy patuloy na nag-usal ng mga orasyon para patuloy din na makapulupot ang kanilang mga ugat doon sa mga paa ng Antingero. Pagkatapos itong si Tatay Dadoy agad na wika nito habang naglalakad papunta doon sa kinaroroonan ng pinuno ng grupong Timos. Sa simula pa lamang ng paligsahan, mahigpit ko nang pinaalala sa inyo ang batas. At isa pa, sumusuko ka na sa labanan, Binjo. Kaya wala ka ng karapatan pa na gumawa ng mga pag-atake. Pantay-pantay ang aking pagbibigay ng batas sa lahat ng mga kalahok o maging sa mga katulad ninyong nagtatangan ng mga kaalaman sa kaliwa. Ngunit sa ginawa mong ito, mananagot ka sa akin. Lumingon itong si Tatay Dadoy doon sa grupo nila ni Makro at muling uwi ka ng matanda. Binabati ko ang grupo ninyong Makro. Maaari na kayong magpapatuloy sa pag-usad. Kami na ang bahala sa grupo ng mga ito. Magsasalita pa sana ang pinuno ng grupong Timos, ngunit agad na dinampian itong si Tatay Dadoy ang noon nito habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad na natumba sa lupa ang Antingero. Pagkatapos agad itong nangingisay. Kitang-kita nila ito ni Makro. Bago umalis ang grupo nila ni Makro doon sa lugar, lumapit muna ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy at agad natanong nitong si Makro doon sa matanda. Tatay Dadoy, hindi pa rin ba ang mga ito ang tinatawag na lihim na kilosan na sumali sa paligsahan na ito? Sagot naman nitong si Tatay Dadoy habang nakatitig ito kay Makro. Sigurado akong hindi pa ang grupong ito, Makro. Malalakas man ang mga ito. Ngunit pakiwari ko, wala pa sa kalingkingan ang kalakasan ng mga ito doon sa grupong hinahanap natin. Kaya napatitig ito kay Tatay Dadoy. Naisip ng binatang si Makro na kung totoo ang mga sinasabi nitong si Tatay Dadoy, ibig sabihin lamang kakaiba nga ang lakas ng mga iyon. Dahil ang nakakalaban nila ngayon ay kakaiba na nga ang lakas na tangan. Hindi nga madali sa kanila na mapatumba agad ang mga ito kanina. Kung hindi lamang mas magaling ang kanilang grupo kung magkakasama, maaring hindi lamang si Baldo ang masasaktan sa kanyang grupo. Wikang muli nitong si Tatay Dadoy. Makro, mas nakakabuting bago marating ng grupong kilusan ang puno ng balite, mahahanap na ninyo ang kanilang grupo. Mas mahihirapan kayo kapag unang nakarating ang mga ito doon sa puno ng balite. Tumango lamang itong si Makro at pagkatapos mabilis na bumalik ito sa kanyang grupo. Samantalang agad din na binigyan ng mga pangunahing lunas nitong si Amara ang mayroong pinsala na kasama nila na si Baldo. Pagkatapos mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan. Samantalang sa ibang banda naman ng kagubatan sa hapon na iyon, habang patuloy na umuusad ang grupo nila ni Mauricio, huli na nang maramdaman ng mga ito ang presensya ng kabilang grupo doon sa kakahuyan. Umikot na kasi ang grupo nila ni Mauricio doon sa kagubatan ng sinawahan. Pakiramdam kasi niya doon sa kabila ang kinaroroonan ng punong balite. Plano kasi ng mga ito na maunahan ang grupong kilosan. Ang grupo kasi nila ni Mauricio ay kabilang sa mga ipinadala nitong si Tatay Dadoy sa paligsahan na ito bilang tagabantay sa nasabing grupo ng kilosan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nakakasabayan pa nila doon sa lugar
ang grupo ng mga kilusan. Kaya agad na napatigil ang grupo nila ni Mauricio. Kakaiba kasi ang kanyang mga naramdaman na pwersa. Agad na wika nitong si Mateo. Bakit Mauricio? Balik tanong naman nitong si Mauricio kay Mateo. Mateo, wala ka bang nararamdamang pwersa galing sa paligid? Kaya sina Ado at Jonas, nang marinig nila ang sinasabing iyon nitong si Mauricio, agad nang nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Ngunit itong si Jesse, tahimik lamang ito at mariin nang nakikiramdam. Dahil naramdaman din niya ang sinasabi nitong si Mauricio na presensya ng mga nilalang. Ngunit sa ngayon, hindi pa nila maintindihan kung saan galing na mga nilalang ang kanilang naramdaman. Kakaibang lakas kasi ng pwersa ang naramdaman nila doon sa paligid ng kakahuyan. Pakiwari kasi nitong si Mauricio, maaaring galing sa mga albularyo ang kanilang naramdaman. Pamilyar sa kanya kasi ang mga pwersang ito dahil malakas ang kanyang ama bilang isang albularyo na si Papa Gurio, na kabilang din nga sa apat na mga matatanda na kasama nila doon sa kagubatan ng sinawahan. Agad na wika nitong si Mauricio sa kanyang matalik na kaibigan na si Jesse. Jesse, masama ang aking kutob. Ilatag mo na ang iyong mga orasyon. Gagamitin ko lamang ngayon ang aking mutya ng pusa para mahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Tumango lamang itong si Jesse dahil nakakaramdam na ito ng kaba. Batay kasi sa kanyang mga naramdaman. Katulad din sa mga nararamdaman itong si Mauricio, kakaibang lakas din ang kanyang mga nararamdaman galing doon sa mga nilalang. Itong si Jesse, simula pa sa mga binatilyo pa sila ni Mauricio, magkakaibigan na ang mga ito at magkakasama sa mga bakbakan. Ngunit sa paglipas nga lamang ng mga taon, mas lumakas pa itong si Mauricio kumpara sa kanya. Ngunit hindi din mahina itong si Jesse dahil malakas ang mga karunungan ito pagdating sa mga usal at orasyon. Galing ang binatang ito doon sa lugar ng Samar. Napunta ito sa lugar ng Sikior para dito na sa isla ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng mga orasyon. Pamangkin din itong si Jesse ni Tatay Dadoy, kaya ganun na lamang kalapit na magkakaibigan sina Mauricio at itong si Jesse. Nag-uusal na itong si Mauricio ng mga orasyon para sa kanyang mutya ng pusa. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, matapos niyang gawin iyon, agad na uwi ka nito sa kanyang mga kasamahan. Punyita, malapit ko na sanang mahanap ang kanilang kinaroonan. Agad na napag-alaman ng mga ito ang aking ginagawang mga usal. Agad na naharangan ang aking ginawang mga orasyon at sa aking paggamit ng aking mutya. Maaaring malapit lamang ang mga ito sa ating kinatatayuan. Kaya talasa na ninyo ang inyong mga pakiramdam at mga mata. Sa narinig ng mga kasamahan nitong si Mauricio, agad nang humanda ang mga ito sa maaaring mangyayari ngayon. Hindi basta-basta ang kanilang makakalaban ngayon dahil ang grupo na iyon ng kilusan na hinahanap nila. Dahan-dahan nang lumalapit ang grupo ng kilusan sa kinaroroonan nila ni Mauricio. Plano na ng mga ito, nagagawa na ng mga hakbang tungkol sa kanilang binabalak. Unang bibiktimahin ng mga ito ay ang grupo nila ni Mauricio. Walang plano ang grupo ng lihim na kilusan na may mabubuhay pa kahit na isa sa grupo nitong si Mauricio. At balak pa nga ng mga ito na kung mangingialam ang apat na mga matatandang bantay sa paligsahan na iyon sa gubat ng sinawahan, idadamay nila ang mga ito sa kamatayan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang may narinig na parang panaghoy ang mga ito galing sa paligid nila. Kaya nagkakatinginan ang mga ito at inihanda ang kanilang mga armas. Hindi pa nila mawari kung saan nanggagaling ang tunog na iyon at kung sino ang may gawa. Makalipas lamang ang ilang mga segundo,
agad na nilang nasipat ang isang nilalang na parang nakalutang at mabilis ang pag-usad nito papunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi nila klaro ang itsura nito dahil tulad ng grupong misyonaryo na kasuot ang mga ito ng mga malalaking mga salakot na kulay pula. Ngunit kakaiba ang kanilang mga kasuotan na kulay naman itim. Habang papalapit ito sa kanila, nakita nilang may mga nagsilabasan na mga maliliit na mga putol ng kawayan galing sa sinasakyan ng nilalang. Napakabilis ng mga maliliit na mga kawayan na ito papunta sa kanilang mga kinatatayuan. Kaya agad na napasigaw itong si Mauricio. Umilag kayo. At pagkatapos agad na itong gumulong papunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Samantalang ang kanyang mga kasamahan, mabilis na din na nagtatalunan ang mga ito para makapagtago. Dahil napakabilis ng humahagibis ang mga maliliit at mga matutulis na mga kawayan papunta sa kanila. Ilang sandali lamang agad nang nakarating sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. Pagkatapos, agad nang umindak ito sa lupa ng tatlong bisis habang nagbabanggit ito ng mga banyagang salita. Matapos iyon, biglang may mga nagsilabasan na mga matutulis na mga kawayan galing sa lupang pinagtataguan ng mga ito. Kaya agad na muling nagtalunan ang kanilang grupo. Ngunit naabot pa rin ang dalawang kasama nitong si Mauricio na sina Junas at Mateo. Natuhog ang paa nitong si Mateo habang nasusugatan naman itong si Junas sa kanyang katawan. Kaya nang makabwilo na itong si Mauricio, agad na itong umatake doon sa nilalang na nakapatong sa nakalutang na putol ng mga kawayan. Agad na ikinarga niya ang kanyang mutya ng pangil ng kidlat. At pagkatapos walang sabi-sabi na nagpakawala agad ito ng ilang mga pagsapak. Ngunit bago pa iyon mapatama ni Mauricio doon sa nilalang, biglang may mga kawayan na naman ang lumabas galing sa ilalim ng lupa at humarang ang mga ito sa kanya. Kaya sa mga kawayan tumama ang mga ginagawang pagsapak nitong si Mauricio na naging dahilan para mabali ang mga ito. Samantalang ang kanyang kalaban, agad itong napatras, sakay pa rin sa nakalutang na kawayan. Pagkatapos sa mga ginagawang sapak na iyon itong si Mauricio, agad siyang napayuko. Dahil biglang humahagibis na naman ang mga matutulis na mga kawayan, papunta ang mga ito sa kanya. Kamuntikan pang ang matamaan itong si Mauricio sa kanyang ulo. Maagap naman na gumawa ng mga usal itong si Jesse. Agad niyang ibinato ang kanyang ginawang usal sa buong paligid. Samantalang itong si Ado, agad na ikinarga ang mga usal sa kanyang sandata, ang mutya ng ugat ng baliti. Agad niyang pinana ang kalaban nilang iyon. Ngunit biglang lumakas ang hangin sa paligid ng nilalang dahil sa mga pagaspas ng mga kawayan na lumabas galing sa lupa. Kaya hindi tumama ang kanyang palaso doon sa nilalang. Pagkatapos sa mga kaganapan na iyon, biglang nakakarinig na naman ang mga ito ng parang pagsabog doon sa lupa. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Maagap naman ang mga kasamahan nitong si Mauricio. Agad nilang binuhat ang sugatan na si Mateo papunta doon sa likod ng puno. Ngayon, napagtanto nila ni Mauricio na napakalakas ng kanilang kalaban ngayon at sigurado na sila na ang grupo na iyon ng lihim na kilusan. Isa pa lamang ang kanilang kalaban na nagpapakita, ngunit dalawa na sa kanila ang mayroong matinding sugat na natamo sa katawan at kamuntikan pa itong si Mauricio na matamaan sa kanyang ulo. Matapos na mailagay itong si Mateo doon sa likod ng puno ng kahoy, agad nang lumabas sina Junas. Kahit na malaki din ang naging sugat nitong si Junas, kaya pa naman niyang makikipaglaban. Ang kanyang ginawa, hinubad ang kanyang suot na damit at itinali ito sa kanyang biwang. Habang tinapala ng mga damit ang kanyang sugat sa tagiliran,
bahagyang humupa din ang tensyon sa kapaligiran. Kita nilang nakalutang pa rin ang lalaking nasa unahan. Nakapatong ito doon sa 30 na mga kawayan. Kita na nila ang kabuuhan ng hitsura nito. Isang matanda na may mga balbas na kulay puti. Ngunit namumula ang kanilang mga mata. Sina Ado at Mauricio mariin nang humanda at nakikiramdam ang dalawa. Nakaasinta na ang pana nitong si Ado puntirya doon sa kanilang kalaban. Habang itong si Mauricio, gigil na gigil itong atakihin ang kanilang kalaban. Ngunit nag-iisip ito ng magandang paraan para mapatumba ito. Dahil sa tingin ng kanilang grupo, kakaibang antas na ang kagalingan ng kanilang kalaban sa paggamit ng mga kawayan. Ngunit ang kanilang inaalala ngayon, kung saan nang gagaling ang narinig nilang pagsabog kanina lamang. Sina GC naman, muling nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon. Wika ng kalaban nilang nakasakay doon sa mga kawayan. Hehehehe, bilib din ako sa bilis mo, binata. Ang ibig ipahiwatig nito ay itong si Mauricio. Nagawa ang makaiwas sa aking mga pag-atake. Ngunit ang malaking katanungan, kung hanggang saan mo maiiwasan ang lahat ng aking gagawin. Ako nga pala si Tata Ingo. Kabilang ako sa grupong lihim na kilusan. Tutal, mamatay naman kayong lahat. Ang pakay namin sa pagsali sa paligsahan na ito ay patayin ang lahat ng mga kasali. Pati na ang grupo ng buwisit na iyon na si Dadoy. Magsihanda na kayo. Matapos na sabihin iyon ng matanda, biglang narinig na naman nila ang parang pagsabog doon sa paligid at agad na nagpalingon-lingon muli ang mga ito. Pagkatapos nakita nilang may nakaumbok na lupa ang mabilis na umuusad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napakabilis nito na sa loob lamang ng ilang segundo nakakalapit na ito sa kanila. Maagap naman itong si GC. Agad na umindak ito sa lupa habang nag-uusal ng mga orasyon. Kaya napilitan ang nilalang na nasa ilalim ng lupa na lumabas. Agad itong umigpaw sa ire. At pagkatapos, nagpakawala agad ng mga pagbato gamit ang mga punyal. Napakabilis ng mga kilos nito na nahihirapan sina GC na masundan sa kanilang mga mata ang bilis ng kilos ng kalaban. Nagawa nitong si GC na makagulong papunta doon sa likod ng puno ng kahoy para maiwasan ang mga punyal na ibinato ng kanilang kalaban. Ngunit ang isang kasamahan ng mga ito, nahagip na naman ito sa may dibdib, kaya agad itong natumba sa lupa. Sa may bandang braso ang tama nito, kaya hindi ito napuruhan sa puso. Itong si Ado, agad na wika nito kay Mauricio nang makita niya ang mga kaganapan doon sa kanilang likuran. Punyita, Toy Mauricio, ikaw na muna ang bahala sa isang iyan. Mukhang kailangan nila ni GC ang ating tulong. Pagkatapos mabilis nang pumihit itong si Ado at tumakbo na ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni GC habang nagpakawala na ito ng mga pagpana. Ngunit lahat ng mga binitiwan na palaso nitong si Ado, sinalubong lamang ito ng mga pagbato ng punyal nung kalaban nilang membro ng lihim na kilusan. Kaya nagsibagsakan sa lupa ang mga palaso kasama ang mga punyal. Matapos iyon, nagunahan naman sina Ado at ang kalaban nila na mapulot ang kanilang mga bumagsak na mga armas sa lupa. Sobrang magkakalapit na ang dalawa, sina Ado at ang kalabang nila lang. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Ado. Agad nang binago niya ang kanyang armas sa pagiging latigo. At pagkatapos, agad na nagpakawala ito ng mga pagpitik doon sa kanilang kalaban. Samantalang itong si GC, hawak niya ang matalas na itak. Agad na itong tumulong kay Ado. Samantalang itong si Mauricio, mabilis na itong tumakbo muli papaatake doon sa nilalang na nakasakay
sa nakalutang na kawayan. Ngunit napakabilis nitong umusad papatras at pagkatapos muling nagpakawala ng mga matutulis na mga kawayan. Gulat na gulat itong si Mauricio at hindi niya maintindihan kung saan nang gagaling ang mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan na bigla na lamang lalabas doon sa mga butas ng mga kawayan na sinasakyan ng nilalang. Agad siyang umigpaw pa itaas para maiwasan ang mga ito. At pagkatapos, kumuha itong si Mauricio ng buwilo sa kanyang natatapakan na mga bato. At pagkatapos, mabilis na tumalon papunta doon sa kalaban ito. Gulat na gulat ang nagpakilalang si Tata Ingo dahil hindi niya inaasahan na ganon kabilis na magagawa nitong si Mauricio na makalapit agad sa kanya. Agad nang nagpakawala ng mga sapak itong si Mauricio. Huli na itong si Tata Ingo. Hindi na niya maiwasan ang mga ginagawang pagsapak ni Mauricio sa kanya. Sapul ito sa panga at tumilapon pa ng ilang mga metro dahil sa lakas ng ginawang pag-ataking iyon nitong si Mauricio. Nayanig agad ang katawan ng matandang membro ng lihim na kilusan. Napalayo na din ito sa kanyang sinasakyan na mga kawayan. Habang ang mga kawayan naman, nagsibagsakan ang mga ito sa lupa. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Mauricio sa isip niya. Hindi niya maaring sayangin ang pagkakataon na ito. Kailangan niyang mapabagsak ang kalaban na iyon. Wala pang dalawang mga segundo, agad nang nakakalapit itong si Mauricio doon sa nangangarag pa ang katawan ng matandang membro ng lihim na kilusan. Pagkatapos agad nang nagpakawala muli ng mga pagsapak itong si Mauricio. Sapul na sapul sa katawan ang matanda at ramdam pa nga nitong si Mauricio ang lakas ng pagtama ng kanyang mga suntok na iyon. Ngunit nang muling bumagsak ang katawan ng matanda doon sa lupa, nagiging pira-piraso ito ng mga kawayan. Kaya napamura itong si Mauricio at galit na hinahanap agad ang maaring kinaroonan ng matandang kalaban. Sa kanyang isip, tinamaan na siya ng malakas na usal na linlang. Ngunit bago pa niya mahanap ang kinaroonan ng matanda, biglang nagsilabasa na naman ang mga matutulis na mga kawayan galing sa lupang kanyang kinatatayuan. At kamuntikan pa siyang matuhog ng mga ito. Agad siyang umigpaw papunta doon sa ibabaw ng mga batuhan. Galing doon, hindi na siya mahagip ng mga matutulis na mga kawayan galing sa ilalim ng lupa. Ngunit mabilis nang nakabalik ang matanda doon sa kanyang sinasakyan ng mga kawayan. At pagkatapos, mabilis na nagpakawala naman iyon ng mga pagbira gamit ang mga maliliit na mga kawayan papunta kay Mauricio. Mabilis lamang na dumapa sa batuhan itong si Mauricio para maiwasan ang mga iyon. Ngunit kakaiba na naman ang pag-ataking iyon ng matanda. Dahil nang tumama ang mga maliliit na mga kawayan doon sa batuhan na kanyang pinagtataguan, biglang lumikha na ito ng malakas na mga pagsabog. Sapol itong si Mauricio at tumalsik ito papunta doon sa gilid ng sapa hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa tubig. Samantalang sina GC at Ado, ang inaakala ng mga ito na kaya nilang matalo ang isa pang kalaban dahil dalawa na kasi sila kumpara doon sa isa lamang. Ngunit bukod sa galing sa paghawak ng mga punyal ng kalaban nila, kaya nitong mawala ng bigla at gawin ng mga linlang ang mga lupang nasa paligid. Kaya nahirapan silang sundan at maatake ang tunay nitong katawan hanggang sa matamaan itong si Ado ng malakas na sapak galing sa likuran. At nang bumagsak ito sa lupa, apat na mga punyal ang ibinato ng kalaban nila. Lahat ng mga iyon tumarak sa likod nitong si Ado. Rinig nitong si GC na napahiyaw ang kanyang kasama dahil sa sakit. Kaya agad niyang inaatake ang kalaban na nakatayo sa likuran nitong si Ado. Makailang bisis na pinagtataga niya ito. Ngunit nang bumagsak ito sa lupa, nagiging lupa na naman ang katawan nito. Ibig sabihin lamang
agad na nakagawa na naman ito ng linlang. Gayon paman, nagawa pa rin ni Jesse na mahanap agad ang tunay nitong pinagtataguan dahil sa kanyang mga inilatag na mga orasyon sa buong paligid. Agad niyang hinampas ang isang puno sa kanyang gilid. Alam niyang ang kalaban niya iyon na nag-anyong puno lamang. Tinamaan niya ito, kaya agad na nagbalik iyon sa tunay nitong anyo at napapaatras na habang hawak ang duguan nitong braso. Mabilis na muling umatake itong si Jesse. Hindi na niya hahayaan na mawala pa iyon sa kanyang paningin at hindi na niya napansin ang isa pang nilalang galing sa itaas ng puno ng kahoy na mabilis na bumulusok papunta sa kanya. Nakakapit ito sa mga baging at mabilis siyang inatake galing sa itaas gamit ang armas nitong maraming mga tinik ang dulo. Agad na hinampas itong si Jesse na tinamaan naman sa kanyang likod na naging dahilan para tumalsik na naman ito papunta doon sa mga damuhan at napuno ng sugat ang kanyang likod. Matapos iyon, walang ano-anong gamit pa rin ang mga baging. Mabilis na muling pumain lang sa itaas ng mga puno ng kahoy ang pangatlong membro ng kilusan na nagpapakita na sa kanila at biglang nawala na lamang ito doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Nakita ang lahat ng mga kaganapan na iyon nitong si Mateo, pati ang pagkahulog nitong si Mauricio doon sa tubig. Kitang-kita nila ang lahat ng mga iyon. Gayon lamang, hindi nila kayang tulungan ang mga ito dahil mayroon silang matitinding sugat sa kanilang katawan. Agad na wika nitong si Mateo, "Jonas, kung kaya pa ng katawan mo, humanap ka ng paraan para mailigtas mo si Ado. Ako na ang bahala kay Mauricio." At kahit nasugatan itong si Mateo, agad itong gumulong papunta doon sa sapa. Samantalang ang isa pa nilang kasama na may mga sugat din sa kanyang dibdib, mabilis itong gumawa ng mga usal para mapuntahan ang kinaroroonan nitong si Jesse at mailigtas ito. Masyado silang nawindang sa kakaibang lakas ng kanilang mga kalaban ngayon, ang grupo ng lihim na kilusan. Ngunit makalipas lamang din ang ilang mga sandali, biglang naglundagan ang mga nakakalaban nila papalayo doon sa lugar. Ang matandang nakasakay sa mga nakalutang na mga kawayan agad nang umuusad ito palayo. Sa loob ng ilang mga segundo lamang, agad nang nawala ito ng tuluyan doon sa lugar. Kaya nagtataka ang grupo nila ni Mateo. Ngunit makalipas lamang din ang ilang mga segundo, nasagot din agad ang mga katanungan sa kanilang mga isipan nang biglang dumating doon ang apat na mga matatanda at agad nawikan itong si Tatay Dadoy. "Mukhang nakakalayo na ang mga iyon, Pinsya na Gurio. Tulungan mo na lamang ang mga sugatan. Susubukan ko pa rin na sundan ang mga iyon. Tara na abito," ang wika nitong si Tatay Dadoy. At pagkatapos, mabilis nang sumuot pa ang dalawang mga albularyo doon sa kakahuyan. Samantalang sina Papa Gurio at Tatay Damaso, agad na lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ng mga may sugatan. Agad naman na sinabi nitong si Jesse na ang dalawa nilang kasama nando doon sa may sapa. Ang anak nitong si Papa Gurio na si Mauricio at ang kaibigan na si Mateo. Ngayon, napagtanto ng kanilang grupo na kaya pala umalis ang mga nilalang na iyon dahil nararamdaman ng mga ito ang paparating na grupo nila ni Tatay Dadoy. Mabilis na bumalik naman doon si Tatay Dadoy at Tatay Abito nang walang naabutan ang mga ito doon sa kakahuyan at agad nauwi ka nitong si Tatay Dadoy. "Dalhin na natin ang grupo nila ni Mauricio doon sa labas ng kakahuyan na ito, Pinsan na Gurio. Kailangan na malapatan ang mga ito ng agaran na gamot." Ang wika naman nitong si Mauricio habang inalalayan nitong si Tatay Abito. "Tatay Dadoy, kakaiba ang kanilang lakas at hindi lamang ang paligsahan na ito ang kanilang tunay na pakay. Pakay nilang wasakin ang lahat ng mga nandirito sa sinawahan, pati na
ang buong isla. Sagot naman nitong si Tatay Dadoy kay Mauricio. Tama ka, Mauricio. Iyan din ang aking hinala. Kaya pinasali ko kayo sa paligsahan na ito. Ngunit nakakawindang ang kanilang tangan na kakaibang lakas. Sa ngayon, kailangan na muna ninyong magpahinga at magamot ang mga natamon niyong mga sugat. Laglag na kayo sa paligsahan na ito. At kailangan ng tulungan ninyo ang grupo nila ni Arturo na nagbabantay sa buong kaganapan ng kapistahan. Tara na, kailangan na natin na makaalis. Pagkatapos mabilis nang tumalilis ang mga ito palayo doon sa kakahulan. Sa kabilang banda naman, habang nagpapatuloy sa pag-usad ang grupo nila ni Macro, agad nilang nasipat ang isa pang grupo na nasa gilid ng sapa. Nakita nilang nakasuot ang mga ito ng mga maskara. Agad na wika din itong si Turo. Kaibigang Macro, ano ang sa tingin mo sa grupong iyan? Ang sagot naman itong si Macro. Hindi ko pa mawari, kaibigan at Turo. Hindi ganun kalakas ang mga nararamdaman ko galing sa kanila. Ngunit maaring hindi ganun kalakas ang kanilang mga tangan. Ngunit malakas ang kanilang pisikal na kakayahan. At gayonman, maaaring itinago din ng mga ito ang kanilang mga presensya at mga pwersa. Sa ngayon, subukan natin na palibutan ang kanilang grupo. Bukas na ang huling araw ng paligsahan na ito. At sa ngayon, kailangan na natin na gumawa ng mga pagkilos para mapalis na din ang iba pang mga grupo sa paligsahan na ito. Wala sa ating mga listahan ang grupong iyan na maaaring kabilang sa grupo ng lihim na kilusan. Hindi ganun kalakas ang kanilang mga tangan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang naghihiwalay ang mga ito at bumuo ng dalawang grupo. Magkakasama sina Macro, Turo at Amara. Samantalang magkakasama naman sina Baldo, Ringo at Makil. Pinalibutan nila ang nakikita nilang grupo na sa mga pagkakataon na iyon nagpapahinga pa lamang doon sa mga batuhan na nasa gilid ng malaking sapa. Ngunit kalaunan, agad na nararamdaman itong si Badong ang mga presensya ng mga nilalang sa paligid. Nakita din itong si Badong na ang mga ibon na nasa itaas ng mga puno ng kahoy na malapit lamang sa kanila, biglang nagsiliparan ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Kaya agad na naghinala itong si Badong at tinawag nito ang matandang si Tata Unyok. Agad na wika nitong si Badong doon sa matanda. Tata Unyok, mukhang may mga kakaiba akong nararamdaman sa ating paligid. Sagot naman ng matanda kay Badong habang sinipat-sipat na din ang kapaligiran ng kakahuyan. Anong ibig mong sabihin, Badong? At hindi na din nasagot pa ni Badong ang kanyang katanungan dahil nakita at napansin na din niya ang mga nangyayari sa buong paligid tulad ng mga nakita ni Badong. Kaya muling wika nitong si Tata Unyok. Kailangan na natin na makalipat agad ng lugar, Badong. Mukhang tama ang mga hinala mo. May mga nagmanman sa atin ngayon sa paligid. Kaya walang inaksayang sandali ang grupo nila ni Badong. Agad nang kumilos ang mga ito para makalipat ng ibang lugar. Ngunit may nakita na silang dalawang mga nilalang ang mabibilis na nagtatakbuhan doon sa mga batuhan papunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Samantalang doon sa kakahuyan, may lumabas na din na tatlong mga katao. At doon sa kabilang bahagi ng batuhan, mayroong naglalakad na isang malaking tao ang papalapit na din sa kanila. Napapalibutan na ang mga ito ng mga kalaban. Gulat na gulat sina Badong dahil agad nilang nakikilala kung sinong grupo ang pumalibot agad sa kanila at balak silang atakihin. Ang grupo ng kanyang anak na si Macro. Kaya agad na nagkakatinginan ang mga ito. Ngunit bago pa makalapit ang grupo nila ni Macro, agad na wika nitong si Badong sa kanyang mga kasamahan. Basil, Tata Unyok, kailangan na natin na makalayo sa kanila.
Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon na malalaman nila ni Makro ang ating ginawang pagsali sa paligsahan na ito. Matapos lamang iyon, mabilis nang tumalon itong si Badong doon sa tubig at wala na din na inaksaya ng oras ang mga kasamahan nitong si Badong. Mabilis na din na sumunod ang mga ito at nagsitaluna na din ang mga ito doon sa tubig. Nagtataka si Makro sa ginagawang iyon ng grupo nila ni Badong at hindi nila iyon inaasahan. Kaya agad nauwi ka nito kay Turo. Kaibigan na Turo, unahan mo ang mga iyon doon sa kabilang bahagi ng sapa. Kaya mabilis nang nagpatalon-talon itong si Turo doon sa mga sanga ng puno ng kahoy na nasa gilid ng sapa at papunta na ito doon sa kabila. Napakabilis din ng ginawang paglangoy nila ni Badong na agad na nakasampa ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng batuhan. Sinubukan itong hagilapin nitong si Turo. Ngunit biglang nawala itong si Badong sa kanyang harapan. At kung hindi pa nakatalon itong si Turo, papunta doon sa isa pang batuhan, tinamaan na sana ito ni Badong ng isang napakalakas na pagsapak. Agad naman na nakasunod sina Makro doon sa kabilang bahagi ng sapa at gulat na gulat ang mga ito nang makita nilang may tangan din nakakaibang bilis ang isa sa mga ito. Ngunit nang tuluyan ng makaaho na din itong si Basil galing doon sa tubig, wika nito agad kay Badong. Kapatid na Badong, magkakasakitan pa tayo ng grupo nila ni Makro. Hindi tayo patatakasin ng mga ito. Iyon din ang wika agad nitong si Dr. Maki. Kaya nagpasya na lamang ang mga ito na magpapakilala na. Tinanggal na ng mga ito ang kanilang mga suot na maskara na naging dahilan para sobrang magulat ang grupo nila ni Makro. Napatigalgal pa nga ng ilang mga segundo ang mga ito bago nakapagsalita. Agad na kinausap ni Makro ang grupo ng kanyang ama. Nagpapaliwanag naman sina Badong tungkol sa kanilang tunay na pakay. Hanggang sa dumating na din doon ang grupo nila ni Tatay Dadoy. Kalaunan, nagpasyang sumuko na ang grupo nila ni Badong. Nagulat man sina Tatay Dadoy nang makikilala sina Badong, agad nilang inihayag na may misyon ang grupo nila ni Makro sa pagsali ng paligsahan na iyon. Nagboluntaryo naman agad na tumulong ang grupo nila ni Badong habang nakaabang pa ang mga ito kung sino ang mananalo sa paligsahan. Makalipas ang mga pangyayaring iyon, muling nagpapatuloy ang grupo nila ni Makro. Makalipas ang ilang mga oras, biglang napatigil sa paglalakad ang kanilang grupo. Wika nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Magtago muna tayo. Turo, amuyin mo ang buong paligid. Isama mo si Makil. Masama ang aking hinala. Mukhang mayroong ibang grupo na naman ang nasa paligid ng ating kinaroroonan. Mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likuran ng mga puno. Ang buong akala nila ni Makro na mayroon na namang ibang grupo ang nando doon sa kakahuyan na iyon at nagmamasid na sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga nila lang na nasa paligid ay ang mga aswang na saltik na inutusan ng grupong kilusan para manmanan ang kagubatan ng sinawahan. Plano na kasi ng mga ito na matapos ang paligsahan bukas, gagawin na nila ang malawakang pagsalakay sa lahat ng mga antingero at albularyo na nasa lugar ng sinawahan. Mabilis naman na kumilos sina Makil at Turo. Agad na nagtalunan ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy at mariin ng nagmanman sa buong kapaligiran. Pinalawak na din ng mga ito ang kanilang kalakasan sa mga aspitong pangamoy. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, muling tumalon sina Turo at Makil papunta doon sa unahan pa na puno ng kahoy. At doon, muling nakikiramdam na ang dalawa. At dito nila naramdaman ang presensya ng mga aswang na nasa paligid. Nagtataka sina Turo at Makil. Alam nitong si Turo na ang mga aswang na ito ay hindi galing sa mga kasamahan at mga tauhan ng kanyang ama na si Arturo.
at ang lugar ng pinagdausan ng paligsahan, sigurado ang mga ito na walang mga aswang ang naninirahan dahil sakop ito ni Tatay Dadoy. Takot ang mga aswang sa albularyo, kaya wika nitong si Turo doon sa kanyang kaibigan na engkanto. Masama ang aking hinala tungkol sa mga aswang na ito. Makil, bilis, sabihin mo kina Makro ang tungkol sa mga aswang na ito. Hindi pwedeng may mga aswang ang pakalat-kalat sa gubat na ito, dahil malapit lamang ang kakahuyan na ito sa pinagdadausan din ng kapistahan. Maraming mga bisita sina Tatay Dadoy na galing sa iba't ibang mga lugar. Mabilis naman na tumalon itong si Makil doon sa mga puno, papunta na doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napansin na ng mga aswang na saltik ang mga ginagawang iyon nitong si Makil. Naamoy na din ang mga ito ng mga aswang na saltik. Hindi mga ordinaryong aswang ang mga saltik. Mas malalakas ang mga ito kumpara sa mga pangkaraniwan na mga aswang. Maihanay ang mga aswang na ito doon sa mga aswang na bangkilan at mga gabunan. Ngunit kakaiba ang kanilang kalakasan pagdating sa mga usal. Tulad din nila ni Turo at Makil, malalakas din ang mga pang-amoy ng mga aswang na ito. Ilang sandali pa, may nakita na itong si Turo na mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan doon sa gilid ng mga kakahuyan. At sa tingin itong si Turo, sinusundan ng mga ito ang kanyang kasama na si Makil. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Turo, mabilis na itong tumalon sa lupa. At habang nag-uusal ito ng mga orasyon, mabilis na din itong tumatakbo doon sa mga damuhan, pabalik na doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Ginamit na nitong si Turo ang kanyang mga karunungan sa mga usal para mas mauna doon sa mga aswang. Napakabilis kasi ng mga pag-usad ng mga ito at kailangan niyang maunahan. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng nasabi nitong si Makil ang ibinilin sa kanya nitong si Turo kay Makro. Kaya napatitig itong si Makro kay Makil. Tulad din kasi ni Turo, bati din niyang walang ibang mga aswang ang namumugad sa lugar na ito, dahil sakop pa rin ito ng mga kagubatan na binabantayan nitong si Tatay Dadoy. Papanong nagkakaroon ng mga aswang sa bahagi na ito ng sinawahan? Ngunit batid naman itong si Makro na totoo ang mga inihayag nitong si Makil. Kaya sagot niya sa kaibigan na engkanto, "Kung ganun, Makil, kailangan natin na mapaalis ang mga aswang na ito. Kung magpapakita ang mga ito ng katigasan ng ulo, patayin natin ang lahat ng mga aswang na ito. Wala na akong pakialam kung matatagalan tayo sa ating misyon. Napakadelikado kasi ang mga aswang na ito sa mga tao doon sa kapistahan." Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon nitong si Makro, biglang lumundag sa kanilang harapan itong si Turo at agad na balita nitong si Turo. "Kaibigan ng Makro, hindi mga pangkaraniwan ng mga aswang ang mga nakikita namin ni Makil. Mukhang malalakas ang mga ito. At sa mga sandaling ito, mukhang nakita na nila si Makil at nasa paligid na ang mga ito sa atin." Napapansin din iyon nitong si Makro dahil biglang lumakas ang mga presensya ng mga aswang sa paligid. Sagot naman nitong si Makro kay Turo, "Kung ganun, Turo, bago tayong magpapatuloy sa ating misyon, tapusin na muna natin ang lahat ng mga ito." Ilang sandali lamang, wika din nitong si Amara sa kanila, "Makro, Turo, nasa paligid na ang mga aswang. Nakapalibot na ang mga ito sa ating kinaroroonan." Humanda na ang grupo nila ni Makro para labanan ang mahigit sa 20 mga matatandang mga saltik. Malalakas ang mga aswang na ito at alinsunod na din ng kanilang plano. Mukhang uunahin nilang magiging biktima ang grupo nila ni Makro. Ngunit hindi naman iyon mapapayagan ng grupo nila ni Makro. Kahit na gaano pa
karami at kalakas ng mga aswang, hindi matitinag ang grupo nila ni Makro sa mga ganitong uri na mga kalaban. Muling uwi ka nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Kaibigan na Turo, kayo na ni Makil ang bahalang magmando sa bakbakan sa itaas. Amara, ihanda mo na ang mga kakayahan ng baging. Ilang sandali lamang bukod sa mga nagtatalunan ng mga aswang sa paligid ng kanilang kinaroroonan, may nakita silang apat na mga aswang ang naglalakad papalapit sa kanilang kinatatayuan. Kaya agad na wika nitong si Ringo. Makro, mukhang may binabalak ang mga ito. Oo, Ringo, agad natin atakihin ang mga ito kapag magpapakita ang mga ito ng mga masasamang galaw. Itong si Amara, nag-uusal na ito ng mga orasyon para mapalabas ang kanyang mga baging. Samantalang itong si Baldo, mariin na din itong nakahanda bit-bit na nito ngayon ang isang malaking palakol. Nang tuluyan ng makalapit ang apat na mga aswang sa kanila, ngumasab lamang ang mga ito sa kanilang harapan at pagkatapos itinuro sila ng apat na mga saltik, wika ng isang aswang sa kanila. Mukhang hindi kayo pangkaraniwan ng mga anting ngero. Mukhang nagtatangan kayo ng kakaibang mga mutya. Takam na ako sa mga iyan. Matapos ang sinasabing iyon ng isa sa mga saltik, biglang bumuka-buka ng sabay ang mga bibig ng apat na mga aswang at agad na nakakaramdam ang anim ng kakaibang pamamanhid sa kanilang mga katawan. Kaya agad na wika nitong si Ringo. Makro, mukhang kinakailangan natin ng mga malalakas na harang at pangwasak. Naalala ko na ang mga ginagawa nilang ritual at orasyon. Mukhang ang mga ito ay ang mga aswang na kumakain ng kakayahan ng mga anting ngiro o alablaryo. Kaya ng mga ito na nakawin din ang ating mga tangan at kakayahan sa loob ng ilang sandali lamang. Naalala din ito ni Makro dahil minsan doon sa bukirin ng Bandilaan kasama sina Tatay Dadoy noong mga panahon na nagsasanay pa lamang ang mga ito, nakakaharap sila ng ganitong uri ng mga saltik. Kaya agad na utos nito kay Amara na kailangan nilang makagawa ng mga malalakas na mga usal na bakod at puder. Kaya wala nang inaksayang sandali ang kanilang grupo. Mabilis nang ginawa nila iyon ni Makro at Amara. Ngunit napansin agad sila ng mga aswang, kaya biglang umaatake na ang iba pang mga saltik na nasa paligid. Mabilis na naglundagan ang mga ito papunta sa kanila, habang ang apat na mga matatanda biglang nagbago ang anyo ng mga ito at nagiging mga nagsilakihang mga turo. At pagkatapos, walang kagatol-gatol na sumalakay na din ang mga ito sa kanila. Amara, gawin mo na! Ang sigaw naman itong si Makro dahil nakita nilang papalapit na ang mga aswang at hindi pa nila masyadong maigalaw ang kanilang mga katawan dahil sa ginawang orasyon ng mga kalaban na aswang. Sa kanilang anim, tanging itong si Makil lamang ang agad na nakakawala sa mga usal ng mga saltik dahil nga sa kakaibang kakayahan ng engkanto na hindi ganon madaling matamaan ng mga orasyon, lalo na kung galing sa mga orasyon ng mga kampo ng kadiliman. Tanging makahuli sa kanya ay ang mga albularyong nagtatangan ng mga usal na galing sa karunungan sa mga dasal, sa langit at sa mga libreta. Agad naman na ibinato na nitong si Amara ang kanyang mga usal. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagsilabasan na ang maraming mga baging doon sa paligid. At agad na gumalaw na ang mga ito. Hinarang at inatake ng mga baging ang lahat ng mga aswang na papalapit sa kanila. Agad naman
na pinagputol-putol ito ng mga saltik. Ngunit may ilan pa rin sa mga ito ang napupulupitan. Kaya napilitan ang mga aswang na nag-anyong turo na suwagin ang mga ito at wasakin. Ang ilan din sa mga saltik nag-usal agad ng mga pangwasak na mga orasyon. Itong si Makil, dahil agad itong nakabawi na ng wisyo, agad niyang naabot ang isang aswang at hinila niya agad ito papalapit doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Dahil din sa mga baging na pinalabas ni Amara, naantala ang mga ginagawang pag-atake ng mga aswang sa kanila na naging dahilan para mawasak na nila ni Makro ng tuluyan ang mga tigalbong tumama sa kanila. Kinakailangan pang sabay nilang wasakin ang mga iyon ng kanilang mga usal. At dito na, nag-uusal agad ng mga pangkarga itong si Makro para sa kanyang armas na mutya ng balyakag. Pagkatapos, agad nang hawak nitong si Makro ngayon ang isang malaking palakol. Agad na wika nito sa kanyang mga kasama. Tara na, Turo, Amara, Makil, Ringo, Baldo. Ipakita natin sa mga aswang na ito kung anong klaseng grupo ang kanilang binabangga. Kakatayin natin ang lahat ng mga ito ngayon. At pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon itong si Makro, napakabilis na itong umaatake doon sa mga aswang na saltik. Nakasunod naman agad ang kanyang mga kasama. Samantalang sina Turo at Makil, mabilis na nagpatalon-talon ang mga ito doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Wala pang limang mga segundo na pang-abot na ang mga ito. Agad na nagpakawala itong si Makro ng mga paghampas gamit ang kanyang malaking palakol. Samantalang itong si Amara, gamit ang mga usal sa librita ni Maria, agad na muling nagpakawala ito ng mga baging. Ngunit sa ngayon, dalawang uri na baging ang pinalabas na ng dalaga. Ang isang uri ng baging para itong mga latigo na nagpakawala agad ng mga pagpitik doon sa mga aswang. Samantalang ang isa pang uri ng baging, kusang napuputol ang mga ito at naghulmang parang sibat na baging na mabilis nang humahagibis papunta doon sa mga aswang. Kaya sa ginawa nilang sabay ng mga pag-atake, agad na may mga tinamaan sa panig ng mga saltik. Dalawa agad sa mga ito ang natuhog sa mga hulmang sibat na baging na galing sa kakayahan nitong si Amara. Samantalang isa naman ang tinamaan agad nitong si Makro gamit ang kanyang malaking palakol. Basag pa nga ang bungo ng aswang nang tamaan ito sa ulo nitong si Makro. Ang iniiwasan na lamang ng kanilang grupo ang mahawakan ang kanilang katawan. Baka kasi mahigop agad ang kanilang lakas ng mga aswang na ito. Samantalang sina Turo at Makil, agad na bumagsak ang mga ito sa likuran ng mga aswang. At pagkatapos, walang pag-alinlangan, nasabay na din na umaatake ang dalawa, ang aswang at ang engkanto. Sa ginawa ng grupo nila ni Makro, kahit na gaano pa kalakas ang mga kalaban ng mga aswang, agad nang nakakalamang ang kanilang grupo. Sa paglipas din ng panahon, napapalakas na din ng mga ito ang kanilang mga tangan. Kahit na itong si Baldo, kung dati sa kanilang anim, ito ang pinakamahina at madaling mahuli ng mga kalaban. Ngunit ngayon, mas nag-iingat na ito sa bawat bakbakan. Dalawa pa sa mga aswang ang agad na napapatumba pa nitong si Makro gamit pa rin ang kanyang malaking palakol. Walang habas na pinagpapalakol niya ang bawat maabot na mga aswang. Napakaingay na ng mga pag-angil at pag-ngasab ng mga ito. At rinig nila ang mga pag-ungol ng mga aswang bawat bubulagta naman sa lupa. Samantalang itong si Turo, isa agad ang kanyang napatay nang makagat niya ito sa may liig at hindi na iyon binitiwan pa nitong si Turo hanggang sa mangingisay na ito sa lupa. Sinubukan pa ng mga aswang na gumawa ng mga usal.
nagbalik na din sa pagiging aswang ang apat na mga matatanda na nagiging turo kanina. Ngunit agad na makontra naman ang mga iyon nila ni Makro at Amara. Dalawa naman ang napupugutan ng ulo. Nang mapupuluputan ito ng mga sinulid na gamit naman itong si Ringo. Makalipas lamang ang 10 minutong bakbakan, lahat ng mga aswang na saltik nakabulagta na ang mga ito at namamatay. Napuno ng tadtad ang kanilang mga katawan at may mga napupugutan pa ng ulo, napuputulan ng kamay at braso. Wika nitong si Makro. Kailangan na natin na umusad, kaibigan at Turo. Susunugin na natin ang lahat ng mga ito. Matapos iyon, magkakasamang sinunog na nila ang lahat ng mga bangkay ng mga saltik na aswang. At pagkatapos, mabilis na muling umuusad na din ang kanilang grupo. Habang nagaganap naman ang umatikabong bakbakan doon sa paligsahan, doon naman sa malawak na lupain na pinangyayarihan ng kapistahan, agad na may 3 mga aswang ang mabilis na nagpunta sa kinaroroonan nila ni Arturo. Kasalukuyan kasing nagpapahinga muna ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Nandoon ang mga ito sa kanilang mga nakatukang mga kubo. Kasama nitong si Arturo ang kanyang asawa na si Lucila at ang mga alagad na mga rebuilding mga aswang. Agad na balita ng 3 mga aswang. Pinunong Arturo, may nasipat kaming napakaraming bilang ng mga aswang doon sa ibabang bahagi ng lupain ni Tatay Dadoy. Natitiyak kong may mga nagbabantang pag-atake sa lugar na ito. Napakarami nila na mukhang napapalibutan na ang ating lugar. Napatayo agad itong si Arturo sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa balitang iyon at agad nautos nito sa kanyang mga tauhan na kailangan na maipaalam ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Doon kina Mamang Tasing at Nana Sarya. Habang wala kasi ang apat na mga matatanda, kailangan na nilang gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang lahat ng mga taong nakapista dito sa lugar. Mabilis naman na kumilos ang mga tauhan nila ni Arturo. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng malawak na lupain nitong si Tatay Dadoy. Samantalang sina Arturo naman at Lucila kasama ang kanilang mga tauhan ng mga aswang, agad na nagpunta ang mga ito doon sa gubat kung saan nakita ng kanilang mga tauhan ang nasabing hukbo ng mga aswang. Agad din na inalarma ang grupo nila ni Mauricio tungkol sa mga bagay na ito. Kaya agad na kumilos na din ang mga iyon. Kasama ang grupo naman nila ni Badong, mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa gilid ng sapa para doon na magbabantay. Unang bisis na magkakasama sina Mauricio at ang grupo nila ni Badong sa bakbakan. Ngunit may tiwala ang mga ito sa isa't isa. Lalo ngayon, may napipintong pag-ataking gagawin ang mga aswang sa kanila. Nang mapag-alaman naman nila ang mga iyon ni Mamang Tasing at Nana Sarya, lahat ng mga kasama nila pinapalibot na doon sa mga taong nakipista. Ang mga tao kasing ito ay mga espesyal na bisita ni Tatay Dadoy na galing pa sa iba't ibang lugar. Sa loob ng 7 nakapistahan kasi, manatili lamang ang mga ito doon sa lugar ng sinawahan. Habang nagpapatuloy ang kapistahan, marami kasing mga kubo ang mga nandoon na matutulugan at matiterhan ng mga ito. Bukod din sa mga bisita ni Tatay Dadoy, marami din doon ang mga nagtitinda ng iba't ibang mga bagay, pati na din mga prutas at mga gulay. Sa loob kasi ng 7, tuloy-tuloy ang peryahan doon sa lugar at mga kasiyahan. Kaya ganoon na lamang karami ang taong nakipista, hindi pa nga kabilang sa mga ito. Ang mga taong nakipista doon, ngunit bababa ng patag kinahapunan at kinabukasan na naman babalik para patuloy na makisaya. Kaya sa isip ng 2 babaylan,
kinakailangan talaga na babantayan nila ang kilos ng mga iyon. Doon sa malawak na lugar kung saan mas marami ang mga tao doon, maraming mga bantay na ang nakakalat. At sinubukan na din ng mga ito na hagilapin doon sa mga taong nandoon. Kung sakaling may mga humahalong mga aswang, doon naman sa loob ng kagubatan, makalipas ang ilang mga minuto, narating na din nila ni Makro ang puno ng baliti. Kitang-kita nila ito sa gitna ng kadiliman dahil sa mga nagliliwanag na mga alitap-tap sa punong iyon. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, agad nawikan itong si Amara kay Makro. Makro, mukhang may mga nauna na sa atin. Nakikita kasi ng mga ito ang isang grupo na nandoon sa gilid ng puno. Agad nilang nakikilala ang grupong iyon. Walang iba kundi ang grupo ng espiya. Ngunit kulang pa iyon ng isa dahil dalawang grupo ang maaring mananalo sa paligsahan na iyon. Kaya wika din itong si Ringo. Isang grupo pa lamang iyan, Makro. Maari pa rin tayong lumapit doon sa puno ng baliti. Samantalang sa kabilang banda naman, habang patuloy pa rin na nagmanman ang grupo nila ni Buhawi, hindi inasahan ng mga ito na makita ang grupo ng kanyang kapatid na si Makro. Uwi ka agad nitong si Elias kay Buhawi. Buhawi, mukhang plano na ng grupo ng kapatid mo na lalapit doon sa punong iyon. Mukhang hindi na natin mapipigilan na makakaharap ang grupo ng kapatid mo. Napatitig din itong si Elias kay Makro. Marami na siyang narinig tungkol sa kapatid nitong si Buhawi at naalala niya ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan na sina Badong. Ngunit sa ngayon, nagdesisyon pa rin itong si Elias na ilihim pa rin ang lahat. Tanging siya pa lamang kasi ang nakakakilala sa mga dating kababata. Pati pa nga itong si Buhawi, wala itong kaalam-alam na ang kasama nila na si Elias ay matalik na kaibigan at kababata ng kanyang ama. Bukod kay Elias, itong si Manong Udo, alam din ito ang buong katotohanan. Ngunit nirerespeto nito ang desisyon ng kanyang kaibigan na Panday. Gusto nitong siya mismo ang magpapakilala sa kanyang mga dating kaibigan at mga kababata.